Okay, so magandang araw po sa ating lahat. Kamusta kayo? Okay, sa Luzon, Visayas, and Mindanao na ating mga taga-sabaybay. And syempre sa abroad, magandang hapon. So medyo maliwanag ang monitor ng computer. O baka gusto ko lang magpagwapo. Ayan, so magandang araw po again sa inyo. Oras natin alauna na po ng hapon, no? 1:16. At sa mga nanood po sa ating live streaming kanina, maraming salamat. Siyempre, kapag bago po kayo dito sa ating channel, para makapag-comment kayo, makapag-likes kayo, at makapag-interact kayo, ang gagawin po ninyo ay mag-subscribe. Pagkatapos, huwag kayong mahiya sa makikipagtalakayan, no? Huwag kayong mahiya mag-participate dahil sa inyo po ang channel na ito. Kung ano po ang gusto ninyong sabihin sa mga Duterte para maliwanagan ang ating mga kababayan, matuto sila, magising sila, malaya po kayo na makapagpapahayag po ng inyong mga damdamin po dito at nararamdaman. At malaya din po kayo na magbigay po ng mensahe para palakasin lalo ang loob ng ating mahal na Pangulong PBBM na ipagpatuloy lamang po ang pagserbisyo sa atin. At syempre, magiging mabuting leader. Hayaan niya po si Rodrigo Duterte na walang kwenta. Tayo po ang butatata sa hudlom na tatay nila. Ayun. So kailangan ni PBBM ngayon ang suporta ng taong bayan, pagpapalakas. Okay, mga mensahe ng encouragement, gagawin po natin 'yan. And syempre, ibibigay ko po sa inyo mga kaibigan, no, ang what we call this, ang panahon upang makapag-comment kayo at upang makapag-likes kayo. Yan. Only, pero pag halimbawa, hindi pa kayo subscriber ng channel na ito, so mag-subscribe na po kayo para makapag-participate kayo. O pag hindi kayo subscriber, so hindi pa kayo makapag-comment, no? Pero kung subscriber kayo ng channel na ito, so pwede kayo mag-comment kaagad-agad. Tapos, ang gagawin ko dyan, babasahin. Sa mga DDS naman, bago po kayo makapag-comment, mga 5 minutes muna bago kayo makapag-comment. No? Sinadya ko talagang gawin yon para pag-aralan ko ang mga galaw ninyo. Kasi, okay, sobra na kasi kayong bastos kapag magpasok kayo sa live stream. So, ang ginawa ko, only channel subscribers lamang of 5 minutes or longer can send messages. No? So, pwede kung hindi kayo subscriber, hindi kayo makapag-comment. So ang gagawin po ninyo, mag-subscribe muna kayo, pagkatapos mag-share kayo para nang sa ganun ay makapag-participate kayo ng ating talakayan ngayon. Okay, kay Simply Talkies Vlog, shout out. Pwede ko ata itong i-edit. Wait lang. Okay, parang pwede ko atang i-edit ito nang sa ganun makapag-comment ng agad-agad. Nagkamali ako ng i-customize ko muna ito. Wait lang. Oy, parang hindi na eh. Hindi ko na ito makaya yung details. Ayun, shout out everyone. Good morning. Sige. Yan, maraming salamat, Ma'am Imelda Hansin. Siyempre dyan kay Young B. Hi, sir. Watching from UAE. Long live, Sir Glenn. Shout out, Ann Andreas. Of course, nanonood po sa atin si Ann Andreas. Ma'am Kaloyal Berlita, magandang hapon po sa inyo. O, Quiz Marks. Huwag kalimutan mag-likes, huwag kalimutan mag-comment, huwag kalimutan mag-share. Ang topics natin ngayon ay patungkol po sa mga DDS vlogger. Okay? Makinig kayo sa mga taga Davao at the same time mga DDS vlogger at mga DDS supporter. Hi Sir Glenn, good afternoon. Why ko labot sina sa ilang mga hunghang? O mga hunghang daw kayo, sabi ni Kaloyal Berlita Davila. So, kayo na mga DDS vlogger, na mga anti-Marcos, makinig kayo. Huwag kayong maging ginago dito. Ha? Huwag kayo nang magsamba ng samba sa putang ina ni Rodrigo Duterte. Gagawin lang kayong bastos niyan. Okay? So, hindi ko kayo minumura. Kung baga, inuulit ko lang kung ano po ang mga sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte na bastos na matanda na yan. And syempre,
Thank you. I've been going back but sorry, I guess something wrong with my account. Yun, sabi ni Ma'am Imelda Hansin. I don't know. I don't have any idea, Ma'am, what happened to your YouTube account. So marami na po tayo. 50 na po tayo. Okay? Ang tirahin naman natin ngayon ang mga DDS vlogger. Ang advice ko sa inyo mga DDS vlogger, huwag kayong magpakatanga. Gobyerno ang kampihan ninyo. Gobyerno ang ipaglaban. Huwag ang kasinungalingan, huwag ang katangahan ng mga Duterte ang suportahan ninyo. Dahil whether you like it or whether you like it very much, gagamitin lang kayo ng mga Duterte na human shield. Ipinagtatanggol ninyo si Digong, pero wala namang kwenta ang ginagawa ni Digong. Puro naman kabastusan. Ang i-discuss ninyo, kung talagang may nagawa si Rodrigo Duterte, ipaliwanag ninyo sa taong bayan. Hindi na support kayo kahit nakabastusan at kasinungalingan ang mga ipinapakalat ni Rodrigo Duterte laban po sa ating Pangulo. Sundin po ninyo ang iba mga political blogger na naniniwala sa mga Duterte na ngayon sa gobyerno na sila sumusuporta. Yan ang aming role dito sa Munting Tinig. Ang ipaalala sa inyo upang mamulat kayo sa katotohanan na demonyo po ang inyong sinusuportahan. Na bastos po ang inyong suportahan. Ang duwag po ang inyong sinuportahan na former president na gustong iupo yung kanyang anak na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas na wala naman pong alam. Kaya ang live streaming ko na ito, para po ito sa kapwa ko vloggers na nandyan po sa Duterte Camp. Mahiya naman kayo, alam ko may prinsipyo kayo, alam ko naman may pinag-aralan kayo, alam ko naman may wisdom kayo, may puso kayo, may utak kayo, pero huwag kayo magpakakalunod sa pagsuporta ninyo dyan kay Digong dahil alam mo, pinagtatawanan na lang kayo ng mga tao. So any time of the day, para may legasiya kayo, maganda kayo na naging social media influencers, dapat ngayon pa lang, imulat na ninyo ang inyong mga mata na ang paninira ninyo sa gobyerno ay isang pagre-rebelde at hindi po kayo maisasalba ni Rodrigo Duterte pagka nagkataon. Binububo lang kayo. Sabi ni Oy Teresita Agtang watching from Alaska. Ayan. Sa gusto po magtulong sa ating channel, paki-share po ninyo at paki-likes. So, ikayo po ngayon ang target ko para hindi kayo magiging demonyo katulad ni Rodrigo Duterte. Para hindi kayo palaging no-comment at walang alam. Diba sabi nyo, ang mali ay mali, ang tama ay tama. So ano ngayon ang mali sa gobyerno? Kayo ang mali sa gobyerno. Dahil atat na atat kayo, iupo si Sara Duterte sa pagkapangulo, dahilan na kahit na wala kayong dapat isira sa presidente, ay sinisira po ninyo. Oh, I'm PBBM from father to son, royal, kahit ang mga magulang ko, pati ano tawag nito? Pangalan ko, maraming salamat. Joseph Canonio, Lazaro, shout out. Okay, please like this live, go watcher. Maraming salamat kay Quest Mars. Didi Shet Vloggers, mauntog na kayo at magising sa katotohanan. Look, tingnan nyo. Okay, ang asal ni Digong, ang asal ni Dugong, balasubas. Okay, bastos. Ang laban ni Digong ay bastusan. Hindi na sa konsekto ng kung papaano ang magiging mabuting leader ng bansa. Yan ba ang iniidolon nyo, asal demonyo? Correct. Sabi ni Roberto, dapat mauntog na kayo sa katotohanan. Hindi na pala utog lang kayo palagi, di ba? Palagi lang kayo sumusuporta sa mga mautog. Okay? Ang kamanyakan nyo, tigilan na ninyo yan. Shingli ako, shout out. Ares Makabulos, good evening or good job. Maraming salamat po sa inyo. Sa hindi pa po nakapag-likes at hindi pa po nakapag-share, mag-likes na naman kayo at saka mag-share kayo. Okay? Wala na to baso-baso. Okay? Para sa iba, kabastusan. Isa ayaw kong mag-ano ng baso. Ayaw ko maghugas ng baso. O diba? Luklukin ko na lang. O, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. So alam naman natin mga kababayan, bakit ganito po yung topics natin. Nasasayangan ako sa talino ng ibang mga vloggers. Lalong-lalo na po dyan sa kampo ng mga Duterte. Alam mo sa totoo lang, bahala kayo magalit sa akin ng mga loyalista. Mayroong mga titino, mga DDS vlogger, pero nabulag lang sila ba?
sumuporta sila ngayon kay Rodrigo Duterte sa hindi nila din alam kung ano yung dahilan. So tayo dito, tulungan natin ang mga DDS vloggers, lalong-lalo na itong mga DDS supporter na pagkatiwalaan ninyo ang gobyerno, suportaran ninyo si PBBM. Hindi yung balasubas, hindi yung bastos, na klarong-klaro talaga na inuudyukan ang taong bayan para nang sa ganon ay magrebelde. O, sabi po ni Shingli ako, 41 likes lang po, like and share na po tayo. Okay, sorry, have to sleep 12 a.m. here in Florida, USA. I shared every time in my Facebook account. Thank you very much, Imelda Hazan. So sa more than 100 po na mga nanonood sa atin, 45 pa lang yung na-likes. So ibig sabihin, ang ibang mga DDS, ay hindi nila kayang i-finger ang live streaming na ito. Huwag kayong mag-alala. Medyo masakit lang ako magsalita, pero yan po talaga ay ang bagay sa inyo. So this is one of our concern. Ipinapakita lang namin, kahit hindi nyo kailangan ng concern namin, ipinapakita lang namin sa inyo na kami mga pro-government, concern kami. Dahil ako naman talaga personally, I don't want you to become a liabilities of this country. I want you to become an assets. I want you to become a productive citizen of this country. I want all of us become an assets of this country instead of liability. Walang mali sa ginagawa ko. Pinapaliwanag ko lang para nang sa ganun, maliwanagan kayo at maliwanagan din ako. Because what we are doing is just simply part of our social responsibility. Medyo madugo, medyo masalimunoot ang takbo ng politika dahil lamang po sa isang pamilya na walang ibang iniisip kundi sila lamang po ang magaling. So panahon na po para magmulat kayo sa katotohanan. Ano ang makukuha ninyo sa kakasuporta-suporta ninyo kay Rodrigo Duterte? Binastos niya ang Pangulo. Ina-underestimate niya ang kakayahan ng ating presidente. Mayabang siya sapagkat siya ay nakapagtapos. At hindi niyo ba alam na SMNI po ang nag-report na kung saan ay nandoon si PBBM sa Oxford? Kinlaro po yan, nakalimutan niyo ba? Marisa Suba, good afternoon. Diyan din po kay May Onuel, shout out. So ano ngayon ang masasabi ninyo, mga kaibigan? Sabi ni Kaloyan Verlita, nalilito na talaga ako dyan sa kay Gong D. Sabi niya, kahit patayin siya 100 times, wala siyang sinabi na addict si PBBM. So ano na naman ang denial gagawin niya sa mga latest na mga paninira niya? So wala, kasi hello Charito Gloriaga, good afternoon, God bless, ingat din po kayo. Ma'am Ai Chang, good afternoon po sa inyo. Maraming salamat din. Siyempre, hintayin natin yung ating mga kasamahan. Simply Tokis, nandoon po sa atin. Miguel Out, shout out from Ma'am Ai Chang. Nanood po si Simply Tokis vlog po sa atin kanina. And siyempre, ganun. Paano ka ka-loyal, Verlita Davila, hindi malito dahil ulianin? O ngayon nga, may nasagap nga ako na balita na despite sa kabastusan ng ama ni Sara Duterte, pinagtanggol pa ni PBBM si Sara Duterte. Ganon kabait ang ating Pangulo. Kung gaano kabalasubas ang former president, okay, kung gaano kahayop ang ugali ni Rodrigo Duterte, ganon din kabait ang ating mahal na Pangulo. That's why I am very sorry, medyo nasaktan ang mga loyalista sa ginawang pangbabastos ni Rodrigo Duterte. Medyo matagal po ang paghupa hanggat hindi po ninyo napapatunayan ang mga akusasyon ninyo kay PBBM, araw-arawin ko ding ipamuka sa taong bayan kung gaano kayo kabalasubas. At hindi po ako matatakot, titindig po ako sa pagsasabi na wala pong mapala ang Pilipinas kapag kayo po ang maupo. Hindi namin payagan na mang-agaw kayo ng kapangyarihan. Hindi namin papayagan na masayang ang pinaghirapan ng presidente para sa sambayan ng Pilipino. Hindi namin papayagan na mauto nyo pa ang aming mga kababayan. Sa abot ng aming makakaya, paliwanagan po namin. Hindi kami mapapagod. That's the reason why I want to encourage everyone. Sa lahat po ng mga supporter ng gobyerno, sabihin po ninyo kung anong nararamdaman ninyo na galit kay Rodrigo Duterte. Welcome po ang channel ko para nang sa ganun makarating sa kanila.
na ang taong bayan ay nag-aalboroto sa kabastusan ni Rodrigo Duterte sa kanyang pagiging pakialamero, sa pagpapawalang hiya niya sa presidente, sa pag-underestimate niya sa educational degree ng ating Pangulo, sa lahat-lahat ng katalantaduhan, kadimonyuhan, kahudasan, kaipokrituhan, at katraiduran ni Rodrigo Duterte sa bayan, ipaalam po natin lahat ng kanilang mga anomalya na nakakasangkutan sa kanilang administration. Panahon na, mayroon na pong isang channel na nagiging matapang upang ipaalam sa kay Rodrigo Duterte na enough is enough, tumigil ka na, walang kwenta ang pakikialam mo sa bayan, you are no longer relevant. It is now the time for you to realize that you are no longer a president of the Republic of the Philippines. Ulit-ulitin ko, sino ka para magluhod sa iyo ang mahal na Pangulo? Sino ka para mag-adjust si PBBM sa iyo? Sino ka para irespeto? Dahil hindi ka naman dapat karespe-respeto. Wala kang ginawa sa bansa, kundi yung i-deny ang kasunduan mo na pinatutuhanan na ng China, pinagluloko mo kami ng mga Pilipino. Hindi lang ikaw ang nagmamahal sa bayan, Mr. Rodrigo Duterte. Gamitin mo yung tapang mo, yung armas mo, yung mga yabang mo sa China. Murahin mo ng murahin ng China. They deserve to be humiliated. Hindi ang presidente na iniisip ang kapakanan ng kababayan mo. Bobo! Na marunong ka makipagdardagulan. Marunong ka mag-alipusta sa tao. No, kaya kayo diyan na mga DDS vlogger, it is now time for you to realize. I will not mention your name. You know who you are. Paano kayo nakikipaglaban sa bayan? Hindi kayo kapanipaniwala dahil hudas ang sinusuportahan ninyo. Ang mangwawasak ng what we call this, katahimikan ng bayan. They don't want that PBBM will become successful sa kanyang pamamalakad. Kumbaga, kayo ang mga sumpa sa lipunan. May dinala kayong sumpa. Okay, by the way, maraming salamat po kay Marietta Bana. Thank you very much, ma'am, sa iyong pakulay. So, 13.99 Californian dollars, if I am not mistaken. Maraming salamat po, pasensya. Hindi ko kaagad na kita. Napabastos talaga ang digong na yan. Sa lahat na naging pangulo, pinakawalang kwenta, lalo ng sama ng loob. Okay, minamaliit ni digong si PBBM, ngunit wala siya sa kalingkingan ng katalinuhan ni PBBM. Ito lang si digong sa katalinuhan ni PBBM. Sabi ni Janet Pareño Kadismaya, damay mga anak at kaibigan, Roque absuelto sa pagiging tactless niya. Sabi ni Janet Pareño, yan ang epekto ng fentanyl, drug eating brain and flesh. So magiging zombie ka kapag yan ang epekto ng fentanyl. O, gusto nila sir, sila lang ang leader. Eh tapos na po, di ba Ma'am Emma, tapos na po ang inyong paghari-harian. Nung 6 na taon kayo umupo, nirespeto kayo ng sambay ng Pilipino. Binigyan kayo ng pagkakataong patunayan na kayo po ay maghatid at magdadala ng pag-asa sa ating bansa. Pero hindi eh. Maaga kayong namumulitika sa punto na ito. Imagine pababain nyo ang Pangulo. Di ba? Imagine baliwalain nyo ang lahat ng hirap ng Pangulo as if ikaw lang ang magaling. O, nagmamayabang ka pa, nag-graduate ka naman ganito. So pinagyayabang mo pa na ang pang-alipusta mo sa kung ano ang natapos ng presidente. Napakatalino ni PBBM dahil nawalan siya ng tiwala kay Fiona. Tatlo na ang nilagay niyang caretakers. Ibig sabihin lang na good protector siya sa ating bayan. That is correct. Ito pa, si Rodrigo Duterte, gusto ko lang sabihin sa inyo mga DDS vlogger, pinapahiya si Apo Lacay. Si Apo Lacay, abogado, na ipagtanggol ni Apo Lacay ang kanyang sarili. Okay, nakulong siya, pero ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at napawalang sala siya. So ikaw, kaya mo ipagtanggol ang sarili mo? Sa pagtapang-tapangan mo? O, Kabisdak Vlog, watching from Vancouver, Canada. Hello po, Kabisdak Vlog. Hello, Munting Tinig. Galing po ninyo magpaliwanag. Alam mo, this is now the time for us to really iangat ang antas ng ating pagpapaliwanag. That's the reason why my target at this point of time is my fellow vloggers but belong to Duterte's camp. I want you to be what they call, I want you to discern. I want you to
to, what we call this, act according to your conscience. Nasa tama ba kayong landas? Na sinusugan nyo, sinusuportahan ninyo ang persa na gusto magpabagsak sa ating bayan, sa ating bansa. Z Espano, watching from Arayton, California. Okay, thank you ha. Sabi ni Ma Maria Tabana, di man kasing taas nang natapos ni Duterte si PBBM pero wala siyang binatbat sa tapang at galing ni PBBM. Magaling lang yung matanda, magmura at magyabang. Correct. Alam mo, ako'y nagpapasalamat sapagkat ang dami na po ng mga kababayan natin abroad na dati sumusuporta kay Duterte pero nawala ng gana after ng pangmura niya sa ating mahal na Pangulo. At maraming salamat dahil marami na pong mga naniniwanagan na noon undecided pa. Na noon undecided pa kung iiwan ba nila si Duterte or patuloy ba nilang susuportahan. Pero sa katulad natin, maraming salamat. Ako'y nagpapasalamat talaga at namulat kayo sa katotohanan. So, isa pa sa mga target ko ngayon, sana pati yung mga kaibigan kong mga vlogger na nandyan po sa Duterte camp, sana po mamulat kayo sa katotohanan. Sana ma-evaluate ninyo. Okay? Pwede naman yung kumita sa channel na pro-government. Pwede naman kayong kumita sa YouTube channel na hindi po sakyan ang kasinungalingan ng mga Duterte. Dapat ipaliwanag ninyo sa taong bayan na hindi na po maganda, not healthy na po ang pakikialam ni Rodrigo Duterte because he became what? Symbol of division in our country. So, sana ma-realize po ninyo yan. Kung makapagsalita, akala niya siya lang ang matalino. Tapos na po ang termino mo, sabi ni May Onael. Totoo po yan, Steve, you shout out. Oh, yan o, sabi nga ni Ma Maria Tabana, ayun, o puro lang naman yabang at salita. Agnes Cuyahon, si PBBM, ayan, sabi po ni Ma'am Agnes Cuyahon, si PBBM, may master's degree sa Wharton. So, ibig sabihin, natapos siya ng bachelor's degree. Pero, para kay Digong, hindi po kayang ipagmalaki ni Digong yan, na mayroon tayong presidente na ganyan, because Digong ay isang matandang insecure. Ayaw niya malagpasan ni PBBM yung kanyang, wala ka namang performance, tapos ayaw ka lagpasan ni PBBM. Diba? Oh, you know what? Ang paghamon pa ni Rodrigo Duterte, ang pagbabanta pa niya. So dapat mga vloggers, tingnan nyo nito. No? Sana one day, mamulat kayo sa katotohanan na hindi po tamang naging leader ng bansa ang inyong sinusuportahan. Ako pa rin ay very positive na magbago kayo. Okay? Ako naman ay very positive na ma-realize ninyo na hindi po tama ang inyong sinusuportahan ngayon. Kung kami, nagawa naming i-analyze ang lahat kung ano ba talaga yung gustong iparating ni Rodrigo Duterte. Ang gustong iparating ni Digong ay parang minamanduhan niya si PBBM na parang ang lahat ng gustong gawin ni PBBM ay dapat ipaalam muna sa kanya. Si Digong ay isang matandang ikon, nagmamayabang sa tao, duwag, hindi marunong ipaglaban ang teritoryo ng Pilipinas, hindi nakikita ang galing ng ating Pilipinas sa under the Marcos administration dahil may gusto silang iupo. Dahil gusto nila, okay, si PBBM ay ipapabagsak nila. Stevio, nagmumuni-muni na kung magbago na sila ng isip. Oh, kamusta nga, naisako mo na ma'am, sabi po ni... Actually, hindi sila ano eh. Yung mga DDS vloggers, you know what, DDS vlogger, in my channel, hindi ko naman kayo sinisisi. Alam ko naman na may galing kayo magpaliwanag sa tao. Pero yung appeal ko lang is sayang kasi, instead yung magandang pagpapaliwanag, paninira po ang inyong ginagawa. Very nice explanation, sir. Maraming salamat. Edet Villanueva, pogi si Duterte, graduate and cum laude sa Harvard University. China branch nga lang. Pero... baka sabihin naman nila, fake news, mayroong Harvard University pala sa China. So doon pala graduate si Rodrigo Duterte. May natapos si PBBM, bigati ng school ni PBBM sa Europe. Di ka makapasok sa Wharton kung di ka matalino, sabi ni Mary Rainforest Jungle. So gusto ko lang ipaliwanag sa mga vlogger na
ang content ninyo ay dahil sa mga salita ni Rodrigo Duterte, pinipilit nyo na lang ipagtanggol ang mga Duterte, aminin po ninyo yan. Hindi kayo makapagsinungaling. Wala namang problema, tatangkilikin naman kayo ng mga tao eh. Magpalit kayo ng content ninyo, magtulong kayo sa gobyerno. I will not forcing you to do what I am suggesting, but this is now the time for you for really fit to become a responsible social media users. Okay? I am not forcing you, I am not suggesting you for you to become worse, but I'm just simply suggesting you because I know that you're worth. I know you have a talent, DDS vlogger. I know your skills in terms of communication. You can communicate your message to the Filipino. Why not gamitin nyo yan para sa pagsuporta sa gobyerno? Instead, suportahan ninyo ang grupo na gustong pabagsakin ng gobyerno. Again, I'm asking you, what can you acquire? Okay, what kind of benefits are you trying to what you call this, foresee na makikita at makukuha po ninyo? Hello po kay Ma'am Nadia Bintukan. Hello po Sir Glenn at sa lahat ng munting tinig followers and members. Please like, share, and subscribe. Plus, pa-Gcash na rin. Okay? Hindi pa ako nagsabi niya na. Inuulit lang ni Ma'am Nadia. Okay, maraming salamat. Sabi ni Ma'am Nadia, Bintukan, isa po sa member ng ating munting tinig community. Dahil, tingnan ninyo oh, mayroon siyang badge ng munting tinig. Hello po Sir Glenn at sa lahat ng munting tinig followers and members. Please like, share, and subscribe. Plus, pa-Gcash na rin for our Munting Tinig host. And thank you very much, Ma'am Nadia, for sharing this live streaming. Okay, shout out po kay Mario Manuel Senior. Ayan, thank you very much. Bagong subscriber po ng ating channel at isa pong loyalista. O PBBM, mahal ng taong bayan, maraming supporters dito sa ibang bansa. At ako po'y nagpapasalamat na hindi po talaga nadala ng bulatik ni Rodrigo Duterte ang mga Pilipino abroad. Kasi alam mo sa totoo lang, marami pong mga OFW natin na naghanap ng mga magandang balita. Ang problema kasi na over-empowered ng mga busabos ng mga vlogger ng mga Duterte. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko kayo pinapakialaman ang dami kong kaibigan na nasa Duterte camp. Even though my students nasa Robredo camp sila, but I am a loyalist. What I am doing at this point of time is just I'm just trying to open your mind, open your heart, instead of attacking the president without basis, instead of supporting the narrative of Rodrigo Duterte wherein no basis, why not support the government? Pagtulungan natin, no? Palakasin natin ang ating mahal na presidente. Bigyan natin ng lakas ng loob. Hindi naman siguro mabigat yan, no? Na ma-realize ninyo na si PBBM po ang dapat nating suportahan, ang gobyerno po ang dapat nating suportahan, dahil hindi naman po tayo dinadala ni PBBM sa kapahamakan. Bagkus, naghihirap ang Pangulo upang magkaroon ng suporta from international community, both international leaders from the different government or international leaders from different business sector, private. So kung hindi katiwala si PBBM, walang mga pribadong mga negosyante ang tutulong para paunlarin ang ekonomiya ng ating bansa. Dapat doon tayo masaya. Okay, dapat ipagbunyi natin yun sapagkat every time na magkakaroon ng foreign trips ang Pangulo ay para po sa taong bayan ang resulta. Okay, hindi na nga nakakatulog yan eh. Tapos minamasama pa ninyo. So mga DDS vloggers, I want you to be reflective. Open your hearts, open your mind. Instead na magbardagulan tayo, instead na mag-away-away tayo, kasi alam nyo kung bakit, nagiging ganun kahudiyo, kademonyo, kahudas ang mga DDS supporters because kayo mismo na mga DDS vlogger ang nagpapatigas ng kanilang mga puso. Kayo mismo ang nagtatanim ng galit at sama ng loob sa gobyerno. Kaya nga na-adapt nila yung ganyang klaseng quality. Tigilan ninyo ang kakasamba sa putang ina na term ni Rodrigo Duterte. This is now the time for us to be united. Set aside political differences, be a genuine partners of nation building. Become an assets of the society, not liabilities. This is now the time for us to do not think the color of politics where we belong. We need to think that we are all Filipinos. Diba dapat?
Napakasarap sa feeling na tayo mga Pilipino ay nagtutulungan, iba't iba man ang ating political affiliation. Iba't iba man ang pinaniniwalaan ninyo na pangulo na magaling, but this is now the time to support because we have a present president. So because when you support the movement na pabagsakin ng presidente, mga DDS vlogger, anong mapapala ninyo? Is that a good legacy? Yan ang ipipamana natin sa ating mga kababayan? Yan ba yung gusto ninyong ituro sa inyong mga anak na, ah, okay, sige, nagiging proud ako sa pagpapabagsak sa isang administration na wala namang problema? At hindi naman po mahirap paniwalaan na ang ganda ng mga bunga ng foreign trips ng ating mahal na Pangulo. Ang pagpunta ni PBBM sa Amerika ay hindi po totoo na naghahangad tayo ng gera. Naghahanap tayo ng kakampi upang nang sa ganon wala pong mang-aapi sa atin. Naghahanap tayo ng paraan upang strengthen ang ating ugnayang panlabas para mapalakas ang ating depensa, para nang sa ganon may paglaban natin ang ating teritoryo, hindi sa pamamagitan ng gera. Ang daming paraan upang ipaglaban ang ating teritoryo. But look at PBBM, di ba? Ang mga pulisya ni PBBM ay hindi po binabastos ang China. Bagkos pinapakita na ng Pilipinas through PBBM leadership, through Marcos administration, that you cannot bully us anymore. Okay? Hindi tayo humihingi ng suporta sa hindi natin kaalyado. Okay? Na bansa. Humihingi tayo ng suporta hindi lamang po para sa defense, kundi para palakasin ang ating ekonomiya. Economic development. That's the reason why I want you to be happy with the development na mayroong balak mag-invest ang Japan at saka Amerika in order to boost the economy of our beloved country, of our inang bayan. Are you not happy of that such kind of development? Ano yung gusto nyo, anong gusto nyo gawin ng ating Pangulo? Oo po lang? Good PM, Lila Buado. Shout out, Sardaleda. Nandito na ako, sabi ni Warren Espirito. Musta ang pakiramdam, Sir Glenn? Alam mo, Sir Jerry Ramel, I am not feeling well talaga. Medyo masakit pa. Bibilisan ako ng strip cells. Eh, ang problema, napakainit po dito talaga ngayon sa amin. Parang pwede kang magluto ng itlog. Pero sabi ko, nasasayangan ako sa oras. Dapat kailangan mag-double time ako. Kahit na mag-triple pa ako, pinagdadasal ko lang na hindi po mawala yung aking boses. Kasi kanina, 3 oras po yung ating live streaming. Sinamar, hello po. Ayan, kay RR Jim, shout out. Sabi ni Marisa Suba, noong nangampanya pa si Digong, una ko siyang nakita agad, nagmura. Sabi ko, sinong boboto sa bastos na ito? Di ba? Oh. Ma'am Eva Welker, shout out po. So, Elvet Kiapos from Ireland. Mary Rainforest, Jungle, hello. May bagong pabahay sa Balanga, Bataan. Maraming salamat. Congratulations sa ating mga kababayan dyan sa may Balanga, Bataan, at maganda daw po ang pabahay dyan. Good PM kay Alexandro Didad, nanonood po sa atin from South Korea. Ruel Domingo, magandang hapon. OFW Kulitan TV, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan. Naghanap si PBBM ng business partnership ng Amerika at Japan. Australia, para marami tayong factory, company, makakreate ng trabaho sa Pilipinas. Ayaw ba nila mga DDS ng ganyan? Ayaw nila. Ayaw nga nilang tingnan yung percentage na umangat po ang employment rate ng ating bansa. Nagiging line of 9 na po. Naging over 90% ang employment rate sa ating bansa. Pag sinabi nating employment rate, huwag nating isipin na lahat may trabaho. Okay? Kasi ang tinitingnan po na percentage dyan sa tinatawag na employment rate ay yung able to work in a different field of specialization. Oh, so, huwag nating isali yung hindi pa po ma-qualified sa pagtatrabaho. Kasi ang trabaho na sinasabi, depende po yun sa skills mo. O, mag-apply ka. E kung tamad ka mag-apply, hindi ka makapagtrabaho. O, so, ganun po ang iibig sabihin ng employment rate. Pag sinabi nating tumaas ang employment rate, naging 90 plus something, hindi ibig sabihin na lahat ay may trabaho. Yung qualified lang na magtrabaho. Huwag magbinugo, mga DDS, ha? O, baka mamaya sabihin ninyo, o, tumaas ang employment rate sa Pilipinas under Marcos administration, e bakit yung kapatid ko walang trabaho? Ang tanong, nag-apply ba siya ng trabaho? O,
Dapat ganun ang mentalidad. Pag sinabi nating tumaas ang employment rate, huwag mong sabihin yung hindi naman nag-apply. Kasi mapapabilang ka sa employed kung may trabaho ka. Oh, magandang tanghali, Luis Fernandez. Didishets, wala na sa tamang pag-iisip ang utak, nasa talampakan na. So bago po ako mag-live, Ma'am Nadia Bintukan, nag-ikot-ikot din ako sa mga live streaming ng ating mga pro-government bloggers. Nakita ko doon kung paano nila bastusin ang pro-government bloggers. Alam ninyo kanina, nag-live ako. Si Ma'am Iloralis, hindi ko nakita. Alam nyo, nag-live ako kanina. Hindi nila ako inaway during the time na nagla-live ako. Pero after ng live streaming ko, hindi makain ang aso ang pinagsasabi nila sa akin. Dapat mga DDS supporter, huwag niyong gayahin yung mga DDS vlogger na yan. Pero naniniwala pa rin ako na ma-realize ng mga DDS vlogger na yan na ang pinagsasabi ni Rodrigo Duterte na halos simuhin nilang pulit, ang puwet ay bunga ng kanyang pagiging ulianin. Yuki Sawaki, sa mga Pilipino nating DDS, makiisa muna tayo or makiisa muna kayo sa gobyerno natin. Hintayin nyo ang panahon nyo pagkatapos ng 6 na taon. Hintayin ninyo kasi kung magbabala kayo na magkudita, pagkatapos magiging palpak ang kudita ninyo o mahuli ang inyong mga leader kasama kayo, eh di nasira yung buhay ninyo. Sa mga DDS vlogger, gusto nyo ba na magiging part kayo na tutugisin kayo ng gobyerno because you are part of fiddlers, news fiddlers, a fake news fiddlers? O, gusto nyo ba parusahan kayo ng Estado sa pagpapakalat ninyo ng mga false informations and narratives against the president? Or nasaan ang maganda? Magsuporta para nang sa ganun ay makaginhawa ang buhay ng ating mga kababayan. Siyempre, kasali na tayo doon. Malaki kasi ang role ng social media ngayon para sa paghubog ng ating bansa. Tandaan po ninyo, napakalaki ang role ng social media influencer. Kung ako sa inyo, gamitin ninyo sa tama ang pagiging social media influencer ninyo despite of life differences, despite of our dark past or whatsoever, despite of our life deficiencies, worst experience in life, when it comes to politics, when it comes to what we are doing at this point of time, with regards to what we are doing at this point of time, dapat laan natin ang ating talino, yung ating tapang, yung ating lakas, yung ating prinsipyo para po sa ating gobyerno. Huwag tayong magsuporta sa mga pwersa na gustong pabagsakin ang ating bansa at lalong-lalo na po ang ipahiya yung ating presidente because PBBM doesn't deserve of humiliation, especially coming from the former president na wala namang binatbat ang performance kumpara po kay PBBM. Sabi ni Positive Effect, hindi po sila titigil dahil may bayad sila sa paninira. Yan ang source of income nila. Alam mo, sa totoo lang mga DDS vloggers, kung binabayaran kayo, tanggapin nyo, given. Pero kung sabayan kayo na okay, sige, magbalita kayo kahit pangit, kahit hindi totoo, kasi marami kayong subscribers, marami kayong viewers, hindi po subscriber lang ninyo ang niluloko ninyo, kundi ang inyong mga sarili. After ng live streaming, wala ba kayong mga konsensya na nasabi ninyo ito dahil sa may dumidikta sa inyo, may kumukumpa sa inyo? Pag once na pinatawag na kayo ng mga DDS vloggers, tali na kayo dyan. You have already duties and responsibility. Gayahin po ninyo si Sir Nino, dating DDS, ngayon suportado ang Marcos administration. Kung si Sir Nino Barsaga nakalabas dyan, pero kayo, ano kayo, no? Ako, suportado ko si Digong noon. Kaya lang hindi ako nagiging DDS vlogger. But, you know what? Pagdating ng 2016 elections, pinagtatanggol ko si Rodrigo Duterte. Pero hindi ako nasali doon sa mga vloggers. Basta ako nagsalita lang. But I feel disappointed because of palpak na war on drugs. Because for me, life is precious. For me, we need to follow the role of law. At the same time, the due process. Eh, panahon ng Duterte administration, sobra kasing kahayupan, sobra kasing kadimonyuhan, pati yung mga pulis natin, I am very sorry, natubuan sila ng sungay dapagkat binobobo sila, pinapaamo sila, binubusog sila ng Duterte administration. Promotion dito, promotion doon.
O, Annalisa Antonio, hello po, Ma'am Annalisa. Hello, Sir Glenn, check mo po ang GCash nyo, baka counting blessing that I can share po. Uy, maraming salamat, Ma'am. Ayan, maraming salamat, Ma'am Annalisa Antonio. Thank you very much sa iyong pa-GCash. Okay, so ganun lang. Ako, Duterte supporter man ako. Pero hindi masama na kayo, Duterte supporter kayo. Suportahan nyo yung gobyerno. Duterte supporter ako, DDS ako, pero loyalista po ako. Kaya hindi ko pwedeng ipagwalang bahala yung aking pagkukontent laban po kay Digong at laban po sa mga pwersa ng mga Duterte dahil binalahura nyo si PBBM eh. Winalanghiya nyo si PBBM. Hindi naman kami papayag na ganun kung pinapalakpakan nga ni Biden at saka ni Kishida. Okay, ni ang tawag nito. Maraming salamat, Ma'am Antonio Annalisa, sa pinabigay po ninyo na blessing sa akin through GCash. Ang galing ni Ninyo Barsaga, mag-balljack kay Digong at Maharlika ni Hold Bars. Ayan, sabi po ni Rachel Udasco. Eva Hernandez, magandang hapon. Okay, be continue private sector. Okay, sa paghahanap kay Kibuloy, hanggang ngayon di pa nagpapakita. Actually, si Kibuloy pwedeng i-citizen's arrest yan eh. Kapag pumasok na ang mga investors dito sa ating bansa, mga DDS, sabi po ni Luis Fernandez, kayo din ang makikinabang. Mga kamag-anak ninyo, mga anak ninyo, mga apo ninyo, mga kapatid, maging kayo. Kaya huwag kayong puro reklamo sa bawat alis ni PBBM. Dahil pamilya, kamag-anak, kakilala, kaibigan, kapwa nyo Pilipino ang makikinabang. Huwag kayong magiging bitter. Oh, Ariel Nachor, magandang hapon Sir Glenn at sa lahat-lahat, abiyag apo PBBM. Maraming salamat. Again kay Jen Hernandez. Diba, ganun lang, simple lang. Pag alis ni PBBM, mag-pray kayo na maraming investors ang lalo pang magtiwala sa ating bansa. Bakit? Mahirap ba gawin yun? Oh, be ambassadors of goodwill. Be ambassadors in our own little way ng ating bansa. No? Justice for all the victims of extrajudicial killings and crimes against humanity in the Philippines. Justice will prevail. And let's wait maybe fourth quarters or first quarter na lalabas. Depende kung kailan lalabas ang warrant of arrest from America sa iba't ibang mga kaso ni Rodrigo, ang tawag nito, ni Kibuloy, and another one, ang warrant of arrest from International Criminal Court. Abangan po natin yan. Dahil ang mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs ni Rodrigo Duterte ay sumisigaw ng katarungan. Sumisigaw ng katarungan sa kanilang mga anak na naging biktima ng manugong laban sa droga ng Duterte administrations. Kawawa sila. Mga nanay na wala ng kaisa-isang anak, mga bata na may pangarap, biktima ng kahirapan, sumali sa pagiging pusher, sumali sa pagiging addict because that is the one way of that is what we called skipping ano nila, no? Skipping mechanism nila. Dapat unawain po ng gobyerno, paigtingin ng programa upang maisalba po natin at magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Hindi po sa patayan dito, patayan doon. Okay? Kayo na mga DDS vlogger, dapat mamulat na kayo. Samahan nyo kami ng mga pro-government vloggers dahil wala pong mawawala sa inyo. Kami walang bayad. Tingnan mo ako, wala akong bayad. Namamaos ako, minsan sumasakit yung ulo ko. Sabi ko nga sa sarili ko, magpapa-admit ako. Gusto ko, magbakasyon ako sa ospital, magpa-wellness ako. Kaya lang, hindi ko na kaya kasi imagine, the time na nagpa-ospital ako, umabot ng 20,000 yung aking bill. Pero isinisikap ko pa rin na magpaliwanag sa tao dahil ito po yung kailangan. So, sa mga kaibigan ko dyan, ng mga DDS vlogger, na kontra ng kontra kay PBBM, tigilan na ninyo yan. Suportahan natin sapagkat atin itong bansa na ito. Iisa lamang po ang Pangulo natin. So, kayo na mga DDS vlogger, please advise Rodrigo Duterte, wag na pong makialam. Kayang-kaya po natin na magtulungan. Magtulungan na lang kung ano ang gusto ni Rodrigo Duterte, mag-suggest siya, mag-vlog siya. Hindi na puro putang ina ang lumalabas sa mga bunganga nila. So hindi po pwede yung ganun. Oh, ayos lang yan pag-vlog mo para di maloko iba na mapaniwala sa hindi. Totoo, sabi ni Sharingan Kakashi. Isipin nyo naman,
Payag ba kayo na ina-underestimate ni Rodrigo Duterte ang wala natapos? Ang isang presidente na wala daw po natapos, undergrad, ganon? Naku, Diyos ko. Michael Orlario, tuloy daw prayer rally ng mga Duterte, inbagsak ang TBBM admin para sa kanilang kaunlaran ng bayan, ang kanilang panawagan. Actually, may na-monitor ako ang dami po mga political vloggers ng mga Duterte doon po sa Kapitolyo ng Davao del Norte. Sapagkat binabantayan nila yung suspindido na governor. Advisan nyo na lang si governor, paupuin niya lang yung OIC para po hindi na lang magkakagulo kasi unang-una, order po ng Department of Interior and Local Government yan. Matagal na po sagutin dapat ni governor yan ang accusation laban sa kanya. So dapat kayo na mga DDS vloggers, ang inyo dapat na tingnan ay ang mga magagandang nangyayari sa ating bansa ngayon. E paano na lang kung puro negative, puro pang lalait, puro pang aalipusta, puro pang bubuli, puro paniniwala kay Claire Aden Contreras na wala namang ebidensya. So anong mangyayari sa bayan? Anong mangyayari sa inyo? Oh, may tinapos si PBBM graduate siya sa Oxford University, sinungaling si Duterte. Actually nga, binalita ngayon ng SMNI noon eh. Nakahanap pa nga ng sertipiko na talagang pumasok si PBBM sa Oxford at meron siyang mga patunay. Nag-research mismo dati ang SMNI. So, bakit nagbago ang pananaw ni Rodrigo Duterte? Dahil lamang ba sa nag-comment ang ating mahal na Pangulo sa sinasabing questionable agreement between Duterte's administration and Xi Jinping? Oh, Reyes Celso, excellent content as always, brilliant explanations, very informative. Thank you due to the awesome job. Keep up, watching from Las Vegas. Maraming salamat, Reyes Celso. Ay, Carl Alejo Basaw, shout out. Good day, Munting Tiniglen. Sa pagbigay mo ng depensa sa ating Pangulong PBBM, sana patuloy tayong lahat na sumusuporta sa magandang hangarin ng ating BBM para sa pag-unlad ng ating lipunan. Sumuporta ako kay PBBM hindi lamang bilang loyalista sapagkat nakikita ko na tapos na yung era ng pabagsakin, pabagsakin, pabagsakin. Tapos na yung era ng siraan, siraan, siraan. Ang era ngayon is collaboration. We need to become what? Cooperative. We need to understand that we don't have a perfect president. We don't have a perfect government, but we can have a perfect government as excellent president because we have an excellent nation. Ganun dapat, no? I don't believe that there is a perfect government and perfect president, but we have, fortunately, excellent president. Pag mayroon tayong excellent president sa katauhan ni PBBM, bakit pa kailangan nating siraan? Bakit kailangan pa nating sirain? Ganyan ang strategy nila para mapagtakpan ang pagbebenta nila sa West Philippine Sea. Coke is life. Good afternoon, Mommy B. Ayan. Kung gusto nilang pagtakpan ang problema sa West Philippine Sea, ay hindi po talaga pwede yan. Dahil kami ng mga pro-government bloggers, tayo, araw-araw nating ipaalam na si Rodrigo Duterte talaga walang nagawa para idepensa ang ating bansa. Hinayaan na lang yung China because in-announce na sa mundo that the decision of arbitral ruling is a piece of paper. So paano papaniwalaan si Rodrigo Duterte? Pero tayo, na mga pro-government people, mga pro-government, alam natin kung ano yung strategy nila. Alam natin na akusahan nila si PBBM nang wala dito, wala roon. Kahit ano-ano na lang, tapos na sila sa drugs, tapos na sila sa pulburon, tapos na sila sa asin, tapos na sila sa PIDEA. Ngayon, ang ginagawa naman nila, ang ibinabala naman is yung term extension ni PBBM. Bakit? Matandang huklubang na digong. Narinig mo na ba kay PBBM na gusto niya mag-extend ng termino niya? Napag-usapan ba sa economic? Kung hindi ka pa naman at bobo at gago at tanga, Rodrigo, nangangamba ka sa hindi naman po dapat pangambahan. Magandang dilag, Mami B, shout out. Okay, sa Mr. Somebody, Rodelio Hinobe, I'll shout out. Warren, sigla narinig ko kanina, sabi ni Digong, ang demokrasya daw ang pahiwatig nila, patalsikin si PBBM. E di bobo, demokrasya tapos patalsikin nyo si PBBM.
Ay nako, matagal na namin gawin ninyo. Kung kaya ninyo, edi congratulations. Kung hindi nyo kaya, siguraduhin ninyo na kayanin ninyo. Kasi kung magkudita lang naman kayo na alang-alang, walang kwenta, makulong pa kayo, makasuhan pa kayo ng rebellion. Okay? Alangan naman mamamasahe ang mga taga Mindanao para iligtas kayo. O, kung gusto ninyo magkudita, doon kayo sa Luneta magrally. Doon kayo sa EDSA magrally. Tangina, mapapabagsak kayo kay PBBM, diyan kayo sa Tagom. O, paano niyo mapapabagsak si PBBM kung diyan kayo sa Tagom? Magpapabagsak kayo tapos hingi kayo ng tulong sa ano, mahingi kayo ng tulong sa military, hingi kayo ng tulong sa pulis. Tapos ibala ninyo ang mga ordinaryong tao na salat sa kaalaman sa ipinaglalaban ninyo, na ginamit ninyo, na paniwala ninyo, na utok nyo. O, demokrasya ba yan na tanggalin ninyo ang totoong hinalal ng bayan? Hindi ba kayo nahiya sa sarili mo? Ha? O, ikaw, Sara Duterte, pinagtanggol ka ni PBBM. Pagkatapos ngayon, papaboran mo yung ganyan, edi magkudita kayo, baka sa kubeta yung gusto ninyo. O, kaya, nang Sir Glenn, mga inutil talaga si Digong. Actually, tingnan mo yung mga DDS vloggers. Kahit ano-ano na lang yung content. Pag may narinig silang bago kay Digong, iko-content nila. O, pagkatapos, pag mabalintong naman si Digong, iko-content naman nila. Alam ko nahirapan na kayo na idepensa si Digong. Kahit na si Sarah, nahirapan na kayong ikumbinsi ang taong bayan na magaling siya. Because sira na. Sira na ang kandidatura ni Sarah. Alam mo kung paano na lang nirespeto si Sarah ngayon? Party siya ng kabinete ni PBBM. Yan na lang po yung alas ni Sarah Duterte para what you call this, mag-gain niya yung kanyang tinatawag na credibility. At once na umalis si Sarah Duterte, tapos ang kanyang political career. Kasi si Sarah Duterte, walang hawak na national party. Tandaan nyo yan. Ha? Mga bobo. O, sabi po ni Clarita Colon, mga bobo, election is one of the fundamental elements of democracy. So how does, yung pagpapaalis nila, okay, yung sinasabi ni Rodrigo Duterte na demokrasya, demokrasya, namana na niyan sa bobo na senador na si Robin Padilla. Demokrasya ito. O, demokrasya tapos magpapaalis ka. How does pagpaalis ng elected officials become a democratic? Hindi po democratic, mami. Demonic. Mami B, hindi po ang pagpapaalis sa elected officials sa pamamagitan ng kudeta ay hindi po democratic. That's a demonic actions. So no wonder, demonyo naman si Digong. Oh, Savior si Paul Zulon. Oy, hello! How are you? Vaynor si Paul Zulon. Isa sa mga masugid natin na taga-subaybay. And thank you very much. You are in the team replay. Thank you very much because you found me here in YouTube channel. You keep on asking my email address. What you gonna do to my email address? You're going to send something from me? Something for me? Oh, Vaynor si Paul Zulon. I'd like to ask whether you are a Filipinos or you are an American because you're so really good in terms of putting your message in a replay mode, and you are just simply using the secondary language, a universal language. That's why I'm so curious enough, because me, I know if whether you are Tagalog, you are Filipinos, you are a immigrants, or whether you are a Canadian, Australian, or American. Will you please enlighten me your profile? Because you said that you keep on searching and searching me, but you cannot found. At last, you found me here in my channel. You find me here in my channels. That's why I am very curious whether you are Filipinos or not. Okay, please, Vaynor si Paul Zulon, because you keep on saying that in a team replay, and I do really appreciate your comment. Very substantial, very informative. I really impress your statement, Mr. Vaynor si Paul Zulon. Okay, from the coming of space of gratitude, thank you very much for keep on finding and finding me. Now you find me here in my channel, and thank you very much. You're very much welcome. Hope you enjoy, and hope you like this channel. This is Munting Tinig TV. Okay? Karma na yan, ganyan, ginawa nila kay BP Lenny. May separate o office anak ni Duterte ang nagbayad sa ginawa ng tatay. Wala nang pumapansin sa BP nila ngayon. Yung DDShit vlogger na yan, dapat kasuhan, human rights yan.
Sino ba yan para siraan si PBBM? Actually, palagi nga, pati nga yung ano eh. Alam mo, sa totoo lang, nananalangin pa sila na mabagsak ang eroplano ni PBBM na sinasakyan. Ganun ka hudas at ganun ka demonyo. Okay, thank you very much ha, kay Pogi, kay Warren Espiritu, kay Kabsat Makoy, kay Ma'am Ay Chang. Walang utang na loob si Dugong Duterte, di man siya nanalo sa pagiging president kung hindi tumayo noon na bipin niya si BBM. Kapal ng mukha ng matandang yan. Di pa tumahimik, sabi ni Ma'am Nadia Bintukan. Actually, the vice president of PBBM during that time, Ma'am Nadia Bintukan, for your information, is to other than Peter Alan Cayetano. PBBM is a vice president under Miriam Defensor Santiago's ticket. Okay, kasi po ang presidente ni PBBM ay si Senator Miriam Defensor Santiago, while ang vice president ng Balasubas at demonyong Rodrigo Duterte ay si ano, si Alan Peter Cayetano. Shout out. Yes, thank you very much. Subscribe, sabi po ni Eva Hernandez. Oh, si Digong Mao, ang traidor ng bansa, ang puon ng mga bayaran ng mga DDCET, sabi ni Elina Manansala. Hindi nila kayang pabagsakin si PBBM kung hindi babaliktad ang Armed Forces of the Philippines at ang PNP. Kaso, ang loyalty ng ating men in uniform ay nasa Constitution at kay PBBM. I do believe that. Because binigyan po ni PBBM ng halaga ang department, ang natawag nito ang Armed Forces of the Philippines, by putting Gibo Teodoro as Department of National Defense Secretary. PBBM is a scout ranger. Okay? He is a arm in uniform here in our country. Scout ranger po. Okay? Si PBBM. Sundalo po si PBBM. At hindi basta-basta tatalikod ang mga sundalo sa konstitusyon. Yun. Kasalamat, Ma'am Carlita, sabi ni Kabsat. Was it okay? Thanks for the info, Sir Glenn. Okay. Cyber libel si Bisdak Garapata John, vlogger na nagdadaldal na nawala na si Apo BBBM at bumagsak ang eroplano niya po. Imagine, Burdus ko por Santo Santissima Trinidad. Sabi ni Mr. Rapido, ang daming nakaasul, kakaingit naman, pakulay naman. Mr. Rapido, huwag kang mag-alala. Don't ask jacket here in my channel because sabi ko nga, I am full of surprises. Okay, those who have a blue jacket or blue name, I give it voluntarily. Okay? I don't want you to ask jacket because after my live streaming or in the middle of my live streaming, I used to give jacket without informing anyone. Oh, kaya nga, because I am fan of, nagbibigay ako ng elements of surprise. Sir, Danny Renado, hello po. Okay, kasi pag ako nabibigay ng jacket, naramdaman ko yan na loyal talaga sa ating Pangulo. Pink Panther, magandang hapon. Shout out. Dapat ang Vice President magaling at marunong makisama sa mahal na pinuno. Yun dapat ang ginawa ng Vice Presidente. Magtulungan at hindi yung pambubuli. Mali yun. Sir Daniel Renado, shout out. Si Digong, sundalo ng China, abogado ng China, sabi po ni Steve Yu. Maraming salamat sa inyong lahat dyan ha. Okay, mag-comment lang kayo dyan at mag-comment para mabasa ko po. Yun. Hindi nyo kayang pabagsakin si PBBM. How does pag-alis ng elected officials became a democratic? That is not a democratic way. That's what they called a demonic way. At this point of time, I do believe that this we have already battled between good and evil. At ngayon, ang punto na ito, mas delikado pa ang mga Duterte kaysa sa China at this point of time. Mabuti pa nga yung China, takot na takot ngayon na girahin ang Pilipinas. Samantalang ang kampo ng mga Duterte, parang mga asong ulol na gustong kagatin si PBBM, lagyan ng kanilang rabies para iupo nila ang walang kwentang BP at walang delikadesa. Thank you, Sir Glenn, for giving me a blue jacket. You're very much welcome. Okay, I'll wait. Sir Danny, ako, sabi ko lagi talaga si Sir Danny, full of surprises din ito si Sir Danny. Si Sir Danny, bagong subscriber natin yan, pero nagpapakulay agad. O, Sir Danny, maraming salamat. Pogi, pasalamat nga si Fiona.
binigyan ni PBBM ng posisyon. True. Alam mo kung halimbawa hindi binigyan ni PBBM ng posisyon si Sara Duterte? Nako, ano mangyayari kay Sara? Wala. Mm. Thank you, Sir Glenn. Oh, maraming salamat, Jane Mera Flores. Ito pa. Meron akong gustong basahin sa inyo at yan po ay Vera Files. Oh. Shout out kay Ma'am Fi Alfaro. Alam mo si Ma'am Fi Alfaro talaga, hindi yan makakapanood minsan ng ating live streaming, pero nagkaka-team replay din yan. Sir Danny Renado, thank you for the blessing. Happy weekend po, Sir Love, from Hong Kong, para Sedix Kabakungan. Loko yan si Duterte, gusto hatiin yun, mapa ng Pilipinas. So, kasama sila ni Alvarez. Kaya ako, gusto ko mangusap sa mga DDS vlogger, tigilan ninyo yung mga clickbait ninyo. Diba? Ipagtanggol ninyo si Rodrigo Duterte ng makatotohanan. Kaya lang ang problema, how can you defend using truthfulness ang isang wala namang masyadong nagawa sa Pilipinas? O kasi binibigyan nga ng opportunity ni CBP para magpasikat by appointing her as Defense Secretary. Sana i-probe din ni BP ang sarili niya. But the problem is, she has an intention. Okay? She didn't make anything in order to discipline those allies sa kanyang side na binabalahura na ang presidente. Oh, Sir Glenn, ilang coke litro na naubos mo? Mag-ingat sa diabetes. Ha, maraming salamat, Stevio. Tingnan mo Sara Duterte. Ano ang sabi ni Mami B? Binibigyan ka ng pagkakataon na patunayan mo ang sarili mo. Dahil si PBBM nakipag-alyansa sa inyo, ikaw kay Sara Duterte, nakipag-alyansa si PBBM dahil okay ka pa naman. Ang problema sa iyo, tahimik ka. Wala kang sabi sa kung ano po yung mga issue. Binabastos na ng tatay mo si PBBM. Appointing officer mo kaya yan? Alter ego ka kaya ng presidente? So ibig sabihin, you keep on silent mode, parang cellphone ka na naka-silent mode, eh ano pong iisipin ng taong bayan yan? Wala kang pakialam, masira ang presidente, ang appointing officer mo. Remember, inappoint ka, ibig sabihin pinagkakatiwalaan ka, binigyan ka ng oportunidad. Mga DDS vlogger, huwag niyong ipagmalaki si Sara kay PBBM. Dahil, appointee lang si Sara Duterte ni PBBM. Hindi ba kayo nahiya dyan? O, ligwak na yan si Sara sa Solid North, sabi ni Mary Rainforest. Okay, good afternoon, sir. I'm your new subscribers but always watching silently. Watching from Bayawan, Negros Oriental. Maraming salamat dyan kay Maria Lohera ng Negros Occidental. Cheryl Santa Maria, no trust with BP. Okay, that's 3 in ngayon ang caretaker ng bansa. That's the reason why nabawasan ang tiwala. At yan talaga ang iisipin. Yan talaga yung magiging notions. Yan talaga yung mga analysis natin na nabawasan ang tiwala kay Sara because asa ka pa naman. Umalis ang pangulo sa isang bansa. 3 ang caretaker. Okay? So, mahina si Sara sa critical thinking lalo kapag on the spot na mga interview. Correct. Kasi alam mo, she doesn't want to offend China. Dahil alam ni Sara Duterte kung ano ang relasyon ng China at saka ng tatay niya. At alam ni Sara Duterte kung ano po ang benepisyo ng Davao sa China because mayroon pong 3 sister city ang Davao dyan po sa China. At pinatayuan pa ng paaralan ang nanay dyan ni Digong sa China. So, Mami B, sabi nga ng Didishet Vlogger supporters, ang sipag ng BP nila, eh wala naman tayo nakita na achievement niya pagka-secretary, di ba? Paano siya nagiging masipag? Eh nakakatawa-tawa, simpleng tanong hindi niya masagot. About sa internet, nagtatantrum na kaagad. Nagrarattle. Oh, sabi ni Victima 147, 3 ang caretaker, kasi bantay sa lakay yan si Sara Duterte. Kaya 3 yan ang caretaker kasi Sara, baka magpunta na naman siya sa rally nila. Oh, pupunta talaga yan. Kung hindi siya pupunta, sabi nga ni Coach Oli, yung isa ding ano nila na vlogger, mayroon na daw nakahanda na mensahe. Okay? Mayroon na daw po nakahanda na mensahe. Carl Alijo Basaw, shout out po. Mayroon na nakahanda na mensahe si Sara Duterte. Eh bakit siya magbibidyo-video? Pupunta na lang siya. O total, babantayan man ni
Secretary Versamin at Estrella ng Department of Agriculture. Department of Agriculture ba? Please enlighten me. So yan mga kaibigan, ha? DDS, vlogger, please, be rationalistic naman. Maging totoo naman kayo ng mga Pilipino. Alam ko, mahal ninyo ang bayan. Ang problema, mali ang pamamaraan ng mga Duterte para ipakita yung pagmamahal nila sa bayan. Paano ko nasabi yon? Mas mahalaga pa sa kanila ang kaibigan eh. Mas mahalaga pa sa kanila yung kanilang sariling desisyon. No? Tapos ang kakapal pa na mukha ng mga DDS vlogger na hindi daw po nakikinig at hindi daw po si PBBM ang nagpapatakbo ng bansa. Sino ang hindi nagpapatakbo sa bansa? Handa na daw sila pabagsakin si PBBM. Utot nila. Diyos ko, Santissima Trinidad. 1,000 na nga lang daw kayo ni sabi ni Victima 147. Sinabi yon, may nakahandang mensahe. So kasama talaga siya sa mga nagpaplano against sa gobyerno. Mami B, sa live ni Coach Oli, pinakita niya yung cellphone niya na handang-handa na ang mensahe, hindi pa pwedeng ipalabas. Hindi pwedeng i-deny ni Coach Oli yan sapagkat nakita ko yan mismo. Sa live ni Coach Oli, sinabi pa niya sa cellphone na ito o handang-handa na ang mensahe ni Sara Duterte. At tinanong pa kung pwede ba siguro na kanilang meeting dadalo si Sara Duterte. Ganun yan. Eh di ba remember? Di ba remember Mami B, si Sara Duterte nag-attend din sa Liwasan Bonifacio? Ngayon, sabi ni Coach Oli, ready na daw yung mensahe. Abangan, abangan, abangan daw. Abangan natin. Sir Glenn, bakit wala si Speaker Martin Romualdez sa Senado? Si Mig Subiri pumalit sa Speaker ng Senado. Speaker ng Senado? What do you mean by Speaker ng Senado? Wala pong Speaker ang Senado. Okay, Senate President. Ang Speaker ay nasa House of Representatives. Si ano pong ibig mong sabihin na si Subiri ang pumalit? Alam nga naman palitan ni Subiri ang House of Representatives, senator si Subiri. May responsibilidad siya sa upper house. Ang leader ng Kamara, House of Representatives, si Speaker Martin Romualdez. Ang sa Senado ay si Mig Subiri. Hindi pwedeng palitan ni Mig Subiri si Speaker Martin. Dahil senator si Mig Subiri, ano na papababa? Bumaba yung ano? Bumaba siya, naging congressman na lang? Good morning, Emilia Agustin. Shout out sa iyo, maraming salamat. Magandang araw. Sabi po dito ni... Wait lang. Incriminating yan kay BP sa kakadaldala nila, pinapahamak nila, mga idol nila, gaya ni Roque. Totoo. Sa totoo lang talaga. At hindi talaga ito fake news. At inaasahan nila na dadalo si Sara Duterte. Kung hindi man dadalo, ready na daw yung video. Kaya lang hindi lang daw pwede i-play. Sabi Nicola, Nicola OFW sa Greece, mabuhay ka kasi pinagtatanggol mo si PBBM. Mabuhay din kayo kasi naniniwala kayo at sumusuporta sa mga katulad ninyo na nagtatanggol sa gobyerno. Sabi ni Sir Daniel Renado, ay Chang, parati akong new subscriber kasi hindi ako nakaka-receive ng notification. Oo nga, no? Si Speaker Martin Romualdez, ang leader ng House of Representatives. Si Martin, si Mig Subiri, ang Senate President. Hindi pwedeng palitan ni Mig Subiri si Speaker Martin Romualdez. Okay, shout out. Nasa US po si Speaker Martin. Ayan, sabi po ni Ate Beth M. Sir, sabi ni GeoFirst, sir, tanong ko lang, in case na napatunayan ang secret deal na yan, qualified pa ba lumaban sa pagkasenador si Digong? Maybe hindi. Because treason yan eh. Mawawalan siya ng karapatan na tumakbo. Nagtraidor. In my case, perpetual disqualification to run in any public office. Kasi treason yun eh. Rebellion yun eh. Maliban lang kung ipa-absolute pardon ka. So hindi pwede yun na qualified siyang lumaban sa pagkasenador. I know. Iharangan yan ng Commission on Elections. Aharangan yan. Hindi pwede na patakbuhin mo yung nagtraidor sa bansa. Pag once na patunayan ang secret deal at yung agreement, titingnan po yan ng Senado, titingnan ng Kongreso, titingnan po ng ating mga mababatas kung ano po ang nasa loob ng agreement na yan. So kung hindi maganda yung agreement na yan, alam mo may hindi talaga maganda.
Bakit hindi pinaalam sa Marcos administration during sa kasagsagan ng pagbuo ng transition team? Diba, bago umupo si PBBM, lahat ng mga ano ipapasa. Kaya nga may nagkaroon po ng tinatawag na proper endorsement. Okay? May tinatawag na transition team na pag-uusapan bago pa po umupo ang elected official, magpag-uusap na sa outgoing president team at saka sa papasok sa incoming president. So dapat ipapaalam po 'yan. No? Dapat ipapaalam po 'yan ng outgoing president kung ano po ang kanyang mga foreign policy, kung ano yung mga nakakausap din ng ganito. There is what we call proper turnover of documents, including the letter, exchange of letter. Hindi po pwedeng itago yan. Ah, kasi po, magiging bahagi po yan ng archive. So kung hindi nila pinaalam sa present administration dahil wala naman nakikita si PBBM na dokumento, hindi naman siya nakaka-receive ng kung anong information mula sa kampo ng mga Duterte. So, ibig sabihin, tinago talaga itong usapan na ito. O, may dokumento or wala, kung ano man, the facts na nagkaroon po ng engagement with regards po sa agreement. Wherein Duterte denied, wherein Roque informed the public that there is what we call gentleman's agreement, but Duterte and Panelo denied. But China, okay, strike the statement of Duterte's camp that there is no gentleman agreement. But according to the foreign affairs officials ng China, mayroon pong agreement. Whether that is gentleman or what particular terminologies, ang titingnan lang natin is agreement. What is the words being exchanged in order to form or realize that particular agreement? Status quo man yan, or na-realize man yan, we need to study, we need to dig it up through what? Senate hearing. Oh, kaya kailangan antabayan na natin itong sinasabi po na pag-file ni Risa Ontiveros ng resolution. Okay? Resolution, Senate House resolution in order to investigate for the sake of aid of legislation kung ano po ang punot dulo at kung ano po ang nasa loob, napapaloob dyan sa gentleman's agreement that Duterte denies, Roque affirm, Panelo denied, but China affirm. Ah, okay, kasi parang di nababasa message ko. Thank you for your assistance. Oh, assistance? Oh, Mr. Ano ako sa assistance? Ano ako bombero? Ano ako DSWD? Oh, maybe sa response. Walang hiya ito si Kibuloy. Pinabayaan yung Jesus is Kingdom. Di natuloy-tuloy. Okay, hindi na umusad ang bansa natin dahil sa mga tao may mga pansariling interes. Hindi kaya ni PBBM mag-isa. Kailangan niya ang tulong ng bawat Pilipino. Nasisira tayo sa mga tao may mga bayong sa ulo. Correct. Yung mga may mga, alam mo yung bayong sa ulo, that is what we call idiomatic expressions. Diba, Tom Ferranco, yung mga tao mga nagtutuso ng mga bayong sa ulo, or may hangin sa ulo, that's what we call idiomatic expressions. Ayan. Mr. Rapido, okay no po, nababasa po, sabi ni Ma'am Ai Chang. Marami din po galit sa mga Duterte sa Davao po mismo dahil political dynasty ang nayayari na po sa Davao City po. Mismo dapat iba na naman po maupo na mayor po dyan sa Davao. Kaya dapat sa mga taga Davao, mamulat na kayo. Okay? AFP Junior, shout out, sabi po ni Sir, sa mga katarogo at mga didishets na mga bobo. Oh, dito sa US, punishable by death ang treason. Ganyan din ba sa atin? Hindi po, Pancho Maran, because there is no death penalty here in our country. Di ba na-left po ang death penalty? So, if mapatunayan na treason ang kanilang ginagawa, maybe they will become part of, siguro, reclusion perpetua ang kanilang kilalabasan. And, or disqualification to hold any public office. So I am not privy with that such kind of punishment because I am not a lawyer by profession. I am just simply an ordinary Filipino. But I do believe when you are guilty with that such kind of crime or a treason, there is what is called a corresponding penalty in accordance to the veracity of what you had done in our country.
Ayun. Si Kibuloy, hide pa more. Parang daga, no? Bilateral treaty po tawag doon, Sir Glenn, pero dapat may approval ang Congress at ang Senado. Sabi po ni Mami B. Oy, Mami B, maraming salamat. Ang tawag po doon pala talaga ay bilateral treaty. Okay? So thank you very much for giving me that such kind of information. Pero it needs approval of Congress and at the same time, Senate. So hindi, ang problema, Mami B, walang alam ang Senado, walang alam ang Kongreso. Okay? Kasi dapat, pag mag-usap ang dalawang bansa, so mayroong tinatawag na bilateral treaty, yon. Oh, so, kung hindi po dumaan yan sa Senado, at hindi po dumaan yan sa Kongreso, so ibig sabihin, sadyang sinago talaga. Walang alam ang Senado, walang alam ang Kongreso. So, kaya nga kailangan i-discuss po to. Kailangan magpatawag po ang Chairman of Senate Committee of Foreign Relations na walang iba kundi si Senator Aimee Marcos para maliwanagan to. But let us see if Senator Aimee Marcos will action the proposed Senate resolution coming from Risa Ontiveros, because Risa Ontiveros during the time, based on the interview, she is very willing to file a resolution to investigate the so-called gentleman's agreement between Duterte's administration and China. Kapag hindi inform ang Senado at saka Kongreso, so wala yun. Kasi kailangan aprobado muna ng Congress yung bilateral treaty between the President of China and the Philippines. Bago makapag-transact si Digong as President of the Republic of the Philippines, even he is an architect of foreign relations with regards to that agreement, they need to inform the Congress and the Senate. So it means if there is no it means kapag halimbawa walang alam ang Senado at ang Kongreso sa sinasabing kasunduan ng China at ng Duterte administration, so hindi natin alam. So ano ang tawag natin doon? Tinago nila eh. O ayan na, nag-comment na. Marami din po mga Ilocano sa Mindanao, kaya malabo po ang gusto ni Digong na hiwalay ang Mindanao sa Pilipinas dahil po sa agreement again sa China. Sabi ni Kabsat Makoy. So sabi ni Mami B, if hindi alam ng Kongreso, hindi alam ng Senado. Kasi kung alam ng Senado, hindi po dapat magpapatawag si Risa Ontiveros, hindi po dapat magkaroon ng tinatawag na balak na mag-imbestiga to Senate resolution. Kaya lang to nakikita, no, it means unconstitutional ang ginawa nila. Very good, Mami B, dahil under the condition ng President siya during the time. Kasi presidente siya during the time eh. So mapo-false po, correct, Mami B, that is what we call betrayal of public trust. At ang asipatid ko, bakit kailangan i-deny ni Rodrigo Duterte? Okay? Bakit kailangan i-deny ni Rodrigo Duterte? At bakit kailangan pong sabihin ni Roque na mayroong tinatawag na gentleman's agreement? Sabi naman ni Panelo, hindi po totoo ang gentleman's agreement. Ang dapat ng paniwalaan ay si Rodrigo Duterte lang. O, sabi po ni Blab Banat Bay sa kanilang programa dyan sa may banateros nila sa SMNI. So kailangan daw magtiwala sa boses lamang ni Rodrigo Duterte, wag na po kung sino-sino. Okay? So kung ano yan, kung bilateral treaty yan, hindi mo pwedeng i-deny yun. Diba? Hindi mo pwedeng i-deny yun. O, kasi sabi ni Mami B, i-deny talaga kasi alam nila na mali ang kanilang ginagawa. Kasi pag may mayroong bilateral treaty, alam po talaga ng Senado at saka Kongreso yan. Even though the President considered as architect of foreign policy. But with regards to the bilateral treaty, defense or whatsoever, economics, alam po ng Kongreso yan. So di pwede yung verbal sa trabaho kapag umalis ka, need pa na talaga ng resignation paper. Correct. Kasi pag verbal, pag hindi ka naglagay ng resignation paper mo through papers, you will consider your resignation as valid. So pwede, before filing a resignation with papers, you need to, what we call this, magpaalam ko muna, verbal resignation. What's the purpose of that verbal resignation?
para yung isang company o yung pinagtatrabahuan mo ay may panahon pa para maghanap ng kapalit mo. So huwag kang basta-basta mag-resign na hindi mo in-inform in advance. Halimbawa, mag-resign ka, bibigyan ka pa ng company ng 1 month or 2 months. So before, huwag kang, kinabukasan, mag-resign ka, tapos ipapasa mo lang. No, that is unethical. When it comes to resignation, you need to inform ahead the HR through verbal resignations, okay? Then so that the HR can find someone as your replacement before what we call this, sending your resignation through papers. Yan. Pero itong dinideny ni Rodrigo Duterte na, okay, sige, walang gentleman's agreement, but China already said through speech of Foreign Affairs Department nila that there is really an agreement. Nako, nabanggit na naman ang verbal. Paano pag hindi verbal? Mamaya mag-sign language na naman si Sir Glenn. Bakit ano po yan, Mami B? Ano po ibig sabihin ng verbalan? Okay, ano ibig sabihin ng verbalan? Wala akong idea dyan, ha? Amazing Grace Delight, good afternoon. O, sabi po ni Tom Peranco, kung tutusin, napakasimple lang naman ang buhay, tao lang talaga ang nagpapakomplika. Paano yung Sir Glenn? May paper na ipinakita yung China. Bakit dinanay ni Rodrigo Duterte kung may papers? Yon. Kasi titingnan po doon yung mga ang agreement buo, but ang kondisyones. Oh, yan. Ang salita lang agreement, may mga sanga-sanga po yan. So kung may pinakita po na papel o dokumento yung China, then sino ang nagsisinungaling? Ang China o ang kampo ng mga Duterte? Oh, baka nakipag-oral si Digong. Naku, Diyos ko, alangan naman na sipsipin ni Digong ang uti ni Xi Jinping. Ginoo ko, ilalang lalaking lalaki si Digong. Brusko si Digong at tapang tao. Paano yung Sir Glenn, may paper na ipinakita yung China? So, Duterte administration lang po ang makakapag patunay yan. Kasi kung halimbawa may papel, nag-agreement ang China, paano ngayon na walang papel ang Pilipinas? Umamin si Digong dati siyang bading. Wow! Good luck na lang sa kanyang mga nabiktima. Constantino Maranan, magandang hapon po sa inyo. Hello po. Joseph Bangog. Ayan. Hello Sir Glenn, magandang araw sa lahat dito. From Sir Constantino Maranan. Parehong Kopal, Duterte at saka China. Ang tanong po dito, sino ang traidor? Okay? Ang China o ang Pilipinas? Sa mga Pilipino. O eh, di ba, siyempre during the time ang leader ng Pilipinas during the time. Kasi if that is unconstitutional, if that is agreement, hindi nakarating sa Senado at saka Kongreso, pwedeng i-declare yan as unconstitutional. Pag unconstitutional, may reason to file a case against them. Wherein, betrayal of public trust or di kaya ay treason. Oh, back to work na ako, sabi ni Ate Beth M. Good afternoon, everyone. Si Degs, syempre. Oh, siya po ang nagtraidor sa bayan. Maraming salamat, Constantino Maranan. Thank you po sa inyong pakulay green. Oh, pakulay green. Shout out, sir. Maraming salamat. Taimbaga Adlaw, Sir Glenn. Bindisyon na naka ni Apo Diyos. Maraming salamat. Joseph Bangog, ipagdasal nyo lang ako. You know, yung tapang natin ay dahil po to sa inyo. Dahil may mga hindi po na nabulagan, no? Sa mga pinaggagawa ng mga Duterte camp. Alam talaga natin kung sino ang gusto mapabagsak sa gobyerno. That's why we need to be complacent. Okay? We need not to be complacent, okay? Ibig sabihin doon, huwag tayong magpapakampante. Sabi po ni Mr. Rapido, what's the chances ba para ma-impeach si Sara? Kasi habang nandyan si Sara, di nila titigil hanggang sa maupo nila si Bakunawa. Kasi yan na lang ang asa nila na mapalitan si Bakunawa as president. If there is what we call this, mayroon mga private sector or individual na may nagawa si Sara Duterte na impeachable offense, pwedeng ipa-endorse yan po sa Justice Committee ng House of Representatives.
At halimbawa, kapag may mag-file ng kaso ng impeachment kay Sara, titingnan po doon kung false po sa Article of Impeachment. Hindi naman po pwedeng filean si Sara Duterte ng Article of ng Impeachment para lamang po hindi makaupo sa pagka-presidente. Hindi naman po tama yon. Okay? So, ang maaari doon ay hindi siya makaupo kapag suportahan lalo ng mga Pilipino si PBBM. At hindi magtagumpay ang kanilang balak. Kasi pwede lang nila maupo si Sara kapag i-assassinate nila ang presidente, ikudita nila yung presidente, biglain nila, pwede lang maupo si Sara doon. Pero kung walang impeachable offense na ginawa si Sara, hindi pwede siyang filan-filan lang ng kaso na impeachment para lamang po na hindi po siya maupo. Hindi naman po maganda yon. Okay? Yung tama-tama lang. Okay? Ayaw natin na maupo si Sara as Pangulo. O, alam naman natin na hindi mananalo si Sara sa 2028. Ang mga DDS lang naman ang naniniwala. Pero, hindi natin papayag na patalsikin nila si PBBM para iupo nila si Sara dahil wala po siyang alam. She is not a competent. So, pagdating po sa impeachment, kailangan po may probable cause. Kailangan mayroon pong dalawa o tatlo sa mga na-violate nila na Article of Impeachment. O, andyan yung dapat mayroon siyang culpable violation of constitution, mayroon siyang betrayal of public trust, mayroon siyang plunder, yun. Titingnan po ninyo kung ano po ang mga offense ng isang impeachable officials in order for him or her face impeachment trial. O, for the information of everybody. Okay? O, isa yung betrayal of public trust, ill-gotten wealth, but she has immunity until she finish her term. Sabi po ni Pogi. Debbie Pajardo, good afternoon. Ito na, Sir Glenn, nakapile na sa Department of Justice at affidavit sa kaso nila, pati mukha nila, wanted na sa Pinas. Si Tevez, Bantag at Kibuloy, tago pa more. Wala sang ibang magagawa, tago talaga sila. Kasi si Kibuloy, kailangan talaga ni Kibuloy magtago dahil non-bailable po ang kaso ata na isinampas sa kanya dyan po sa may Pasig Trial Court. Tama ka, Sir. Hindi po ako si Sir Ivan. Hindi po ako si GILTV. No? Ako po ay si Sir Glenn Conchita Dalompenis. I am not Sir Ivan. But I know GILTV also. Sabi ni Gio First, tanong ko lang ulit, Sir. Sakali makapasok ang International Criminal Court at kasama si Sara sa akusado, impeachable ba yon? Or pwede ba siyang lumaban as president sa 2028? Ang alam ko, hindi. Okay? Kasi ang kanyang kaso doon is, halimbawa, na-fall po sa human rights violations or halimbawa, kasuhan siya dito sa Pilipinas. So paano pa siya tatakbo kung may kaso siya sa ICC? Ang ICC, hindi pa natin alam. O, kasi hindi pa lumabas ang resulta ng investigation. Hinihintay lang natin kung magpapalabas sila ng warrant of arrest. Saka natin malalaman, kasi alam naman natin ang posisyon ng gobyerno eh. Ang alam naman natin ang posisyon ng presidente. Nakatuon na walang jurisdiction ang International Criminal Court sa atin because we are no longer a member. Pero titingnan pa yan kasi yung kaso ni Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ging file po yan before nag-alis ang Duterte administration sa International Criminal Court. So, titinan po yan yung motibo. Oh, kasi ang pinaninindigan ng Pangulo natin is the issue of complementarity. We can cooperate unless ma-settle ang issue ng complementarity or issue ng jurisdiction. Okay? So, aabangan po natin yan. Sabi ni PBBM, unless ma-resolve ang issue ng complementarity or jurisdiction. Kasi ang pinanalaban ng kampo ng mga Duterte dyan is umiiral ang batas ng Pilipinas, hindi na tayo members ICC, therefore ICC has no jurisdiction. But let us see kung ano po ang magiging turn of events niyan. Kasi sabi nga ni PBBM, pag-aralan at kailangan ma-settle ang issue ng jurisdiction or issue ng complementarity. Yon. Sorry, Sir Glenn, para sa iyo yung message ko bago mo ako followers. Maraming salamat, Conchita Dalompenis. Don't you worry. Mabilis po kasi yung mata ko, ma'am.
Of course, don't say sorry. Okay? TNT na pala dito si Kibuloy, i-deport na siya dapat sa US, illegal alien. Let us wait and see if the warrant of arrest from America ipapalabas. Pag ipalabas, titingnan po dyan kung ano ang gagawin ng mga abogado ni Kibuloy kasi dapat makipag-cooperate sila sa extradition. Oh, the same on you, McCoy, from Utah, USA. Umiiral pa ang bata sa Pilipinas. Sabi ni Badong, wala daw due process sa Pinas under PBBM administration. Patawara, Santissima Trinidad. Napakabobo naman ni Badong Arateles. Paano hindi umiiral yung batas? E nagtatago si Bantag, nagtatago si Kibuloy. Alam mo, napakabobo talaga si Badong. Sabi ni Badong, wala daw due process sa Pilipinas. Pero kay Rodrigo Duterte, napatayin agad ang mga adik. Okay sa'yo. Ay, naku Diyos ko, Santissima. Kahina talaga ng utak ni Badong Arateles. Kung gaano kalaki ng katawan mo, ganun din kaliit utak mo. Sa sobrang samba kay Rodrigo Duterte, nagiging bobo ka. Sino nagsabi sa'yo na hindi umiiral ang batas ng Pilipinas? Mamaya, iumubos ko tong Coca-Cola. Hoy, Badong Arateles! Sino nagsabi sa'yo na hindi umiiral ang batas dito at walang due process? Tanga ka ba? Noong panahon ni Rodrigo Duterte, hindi nilitis yung mga adik na matay kaliwa at kanan. Wala kang reklamong animal ka. Kabubububo mong pagkamatanda ka na. Kutanggap ko na maliit yung utak mo, pero yung laki ng katawan mo, hindi ko matanggap. Hindi po nagkaroon ng balance. Huwag nyo namang bubuhin ang sarili. Huwag nyo namang bubuhin. Kung hindi umiiral ang due process dito sa bansa natin, patay na kayong lahat. Uulitin ko, Badong Arateles, kung hindi umiiral ang due process dito sa ating bansa, patay na kayong lahat. Yan, talagang ano yan. Suot ko gani yung aking sunglasses na isabi. O Badong, makinig ka. Again, uulitin ko. Kung naniniwala ka na walang due process sa Pilipinas, patay na kayong lahat. Problema, nag-order ka ng bulalo. Sabaw lang paborito mo, kaya naging sabaw yung utak mo. Alam mo, hindi kita kalaban, hindi kita kilala. I don't know you personally. Pero wag nyo namang bubuhin yung ano nyo. Gusto nyo lang sirain si PBBM tapos sabihin nyo hindi umiiral ang batas? Kung hindi umiiral ang batas o kung walang due process dito sa Pilipinas, ano ang ginagawa sa tingin mo ng mga abogado ng SMNI? Ano sa tingin mo ang ginagawa ng mga abogado ni Kibuloy? Kung hindi umiiral ang batas sa Pilipinas, papasukin na natin ang ICC. Correct, Mami B? Logic lang. Sabi ninyo, huwag papasukin ang ICC dahil umiiral ang batas sa Pilipinas. Tangina kayo, hindi nyo ba alam na favor dapat? Alam ninyo, kung hindi umiiral ang batas, matagal na si Digong na ICC dito. Diba ang sinasabi ninyo, hindi pwedeng papasok ang ICC sa Pilipinas dahil umiiral ang batas sa Pilipinas? Sa panahon ni Digong. Ngayon sa panahon ni PBBM, hindi umiiral ang batas. Gago. Kung hindi umiiral ang batas sa Marcos administration, matagal nang na ICC si Digong nyo, kasama si Sara nyo, kasama si Bato. Ay, kabobo. Huang talaga. Santissima Trinidad. Pareho yan si Hypopotamus at si Garapata. May mga hipopotamus, may mga garapata. Nag-blocker na ba yung mga hipotamus at saka mga garapata? Sino-sino ba yung mga kahanay natin dito? Ha? Sobrang bait ang PBBM kasi kaya binabastos palagi. Sabi po ni Mamita Channel. May blocker ba mga garapata at saka mga hipopotamus? Ay, Ginoo ko, patawara sa... Hindi ko alam na Manila Zoo na pala ang aming community. My God! Ay, nako. Problema lang sa Pinas, mahilig mamulitika. Gusto nila sila-sila lang ang mga nasa taas. Sabi po ni Raniero,
hindi ko alam na ang garapata at saka ang mga hipopotamus nagba-vlog din pala. Ano mga itsura nila dyan? Sabi ni Nathan Lee, confirm nyo muna sir if totoo na sinabi ni Badong yan. Baka mamaya fake news yan na high blood ka pa. Uy nako, hindi fake news yan, si Mami D. Natali Makapagal, matagal na talaga yan. O basta lahat ng mga kumakampi kay Rodrigo Duterte, gagawin talaga nila yang lahat. At maraming salamat dahil pinaalam nyo sa akin kasi baka mamaya makakahalubilo ko ang mga garapata at ang mga ano tawag dito, mga garapata at saka mga panulay at saka mga hipopotamus na mga vlogger. Susantissima Trinidad. Kat-kat, hello po, shout out. Kung ano kalaki ang ulo ni Badong, ganun din kasi ang utak mo. Panay ng aralin nyo eh. Sumisigaw pa ng BBM resign. Yan ba ang di umiiral ang mga batas? Tanga at saka mga bobo talaga. Kung hindi umiiral ang batas dito sa Pilipinas at walang due process, pinagkukulong na yan si Digong. Pinagkukulong na yan si Baste. Pinagkukulong na yan yung mga lahat ng na mga nagpapakalat ng na mga news dito. Oh, comedy po pag LS po nila para nasa Manila Zoo at Batibot po tayo. Natalio, bitter stop, sinabi ni Boy Capian. Oh, bitter stop ha? Oh. Nagsisi ako kung bakit ko ibinuto ko sa pamilya ko si Demonyong Digong. Demonyo ka pala, Digong, Diyos ko. Shout out lang po habang nakikinig at ng merienda, sabi po ni Jenny Ariola. Sabi ni Mami B, yung katawan lang ang hindi proportionate, Sir Glenn. Yung utak at utin, pareho ng size kay Badong. Ay, delikado po yan. So, ibig sabihin, Mami B, may utak na ganito kaliit? Parang toothpick lang? Alam mo na, parang toothpick lang pala yung utak. Okay, Sir Glenn, yung isang didishit vlogger at si Garapatang busog. My God, paano nabusog ang Garapata? Sir, matalino pa sa kanya, pamangkin ko, honor student. Sabi ni Pogi. O, boss, Raniero, si Bisdak po mismo ang Garapata. Mukhang Lucifer na vlogger. So, dapat kung mukhang Lucifer siya, siya dapat ang asambahin ni Rodrigo Duterte at saka ni Kibuloy. O, kaya kayo na mga DDS vlogger, huwag kayo magpakatanga-tanga. Tanga na kayo, gawin nyo pang tanga ang mga subscriber nyo. Pinapaliparan pa kayo, binibigyan pa kayo ng kape, binubobo nyo pa. O, pag pinapaliparan kayo, binibigyan kayo ng super chat, binibigyan kayo ng super sticker, ng pang kape o ng pang Gcash, pwede naman, tas-tasan nyo naman ang level ng argument ninyo. Hindi na makapanira pa kayo ng gobyerno sa pamagitan pa ng pagsisinungaling. Pwede ba gumawa kayo ng analysis ninyo? Ah, hindi nyo makailangan ng tinatawag na kopya. Ensure ninyo na mayroon pong substance ang pinagsasabi ninyo. Paano walang due process sa Pilipinas sa panahon ng Marcos administration? Gago ka ba? Bobo ka ba? Na grade 1 section utin ka ba? Matanda na yan si Digong sa loob ng 6 na taon. Di niya maubos ang droga sa Pinas. Lalo pa dumami, parang langgam. So ano ibig sabihin, kinakain pala ni Digong yung droga kasi 6 na taon hindi niya maubos. Sabi ni Sir Warren Espirito, sabi ni Warren, matanda na yan si Digong sa loob ng 6 na taon, di niya maubos ang droga sa Pinas. Lalo pa dumami, parang langgam. So habang kinakain ni Digong, lalo pang dumadami. So ibig sabihin, kumakain si Digong ng drugs, eh bakit si PBBM ang ginawa niyang addict? I hate you, Digong, sa pambabastos mo sa PBBM namin. Kahit anong paninira mo, Marcos pa rin kami mga Ilocano. Sabi ni Mamita Channels. Yan, thank you, Lori Menyosa, for subscribing here in Muntintinig from Amazing Grace Delight. Kung walang due process, matagal ka na nakukulong, Badong. Correct! Alam niyo ba, kung walang due process sa Pilipinas, pwede kayong pagkukulong lahat. Ang maiwan lang ang lahat ng sumusuporta sa gobyerno. Tandaan nyo po yan, gamitin nyo yung utak ninyo, wag utin palagi ha. Wag yung puro kamanyakan nyo ang papairal ninyo ha. Kasi si Rodrigo Duterte, manyak din yan. O inamin niyang minanyak na yung kanyang katulong noon. Si Kibuloy, manyak din yan. Minanyak at generate niya yung mga kasama na dyan sa kanyang pastoral dyan, sabi ni ng kanyang mga nag-aakusa sa kanya. Okay? So pag mag-analyze nga ni kayo, pwede ba? O ayusin nyo muna. O Department of Agrarian Reform si Estrella Sir Glenn. Thank you Pamela Dena.
Akala ko Department of Agriculture, nakalimutan ko. Si ano pala, si Department of Agrarian Reform Secretary, si Estrella. Tama, BBBM pa rin tayo mga kababayan, sabi ni Adila Aban. Mabuhay mga vloggers na nagtatanggol kay PBBM, tuloy lang, God bless. Kaya nga, minsan, kayo na mga DDS vlogger, taas-taasan nyo naman antas ng argument ninyo. Okay? Kayo nga, magaling nga kayo mag-splice, magaling nga kayo mag-research because you have a lot of technology in your hands. You have money, no? Bayad lang kayo, magpapareserch na kayo kaagad. Gagawa kayo ng thumbnail. Make it your subscribers be informed and learned one. Kasi sayang lang naman yung mga binibigyan kayo ng pera. Kasi tayo mga vloggers, sponsoran tayo ng mga babait natin ng mga subscribers sa pamamagitan ng mga GCash, ng mga super chat, ng mga pakape dyan, ng mga super sticker, o minsan sa mga remittance pa sa ating bangko, or minsan ang tulong ng ating mga subscribers ay ang mag-comment, mag-like, at saka mag-share, mag-subscribe, para dumami ng dumami yung ating subscribers para makatulong sa atin. Huwag nyo naman silang bigyan ng kabubuhan. Huwag nyo naman gawing bobo. O ayaw nyo lang sa KPBBM, gagawa-gawa kayo ng mga splice videos, gagawa-gawa kayo ng mga fake news, para lang sa ganon ay binubog. Alam nyo, mga subscribers ninyo, aminin man natin at saka sa hindi, mayroon mga subscribers na tamad mag-research. Dahil sa sobrang idol nila sa mga subscribers, hindi na nila binavalidate at biniverify kung papaano po, hindi na nadidetermine ang reliability, ang credibility ng information coming from the blogger. So tayo, nagdi-discuss tayo about politics, about social issues in our society, we need to do justice, give justice sa mga subscribers natin na pagod sa trabaho, habang nagtatrabaho, nandoon yung cellphone nila, andyan yung laptops nila, andyan yung computer nila, naka-on, nanonood po sa atin, inaabangan po tayo bawat live natin, di ba? Kahit nakakarindi yung ating boses, nagbibigay sila ng oras para papakinggan, nag-i-invite sila ng kanilang mga kaibigan para i-subscribe tayo, itaas naman natin yung antas ng ating thinking, di ba? Isipin natin hindi yung ating sariling kapakanan ng mga vloggers. We need to think, of course, the benefits that our subscribers can acquire us the moment na mag-spend sila ng kanilang oras para sa atin. Hindi na mataas nga yung ating views, pero puro kasinungalingan naman ang pinagsasabi. Puro naman mga splice video ang pinagsasabi. Do it with professionalism. Make sure na yung anak mo na mga nanonood, alam nila na tumpak yung ginagawa. Kasi magtatanong po yan ang mga anak, Daddy, oh, bakit sinabi mo yan? Hindi naman totoo na masama itong administration, ha? Hindi naman totoo na hindi po umiiral ang batas dito sa ating bansa, ha? Daddy, hindi naman totoo na walang due process sa Marcos administration. So anong sagot ninyo sa mga anak ninyo? Di ba wala? So please lang, no? Kailangan, you need to level up the your arguments. Do not instill false informations in order for you to realize yung plano ninyong pabagsakin ng gobyerno. Because you cannot put a good man down. PBBM is a man of wisdom. He is not an ordinary leader of our country. He is what they call statesman. Oh, ang ginagawa ni PBBM, apektado kayo. Diba? Kapag maganda yung mga nangyayari sa administration, kasama kayo ng mga anti-government. Oh, pero kapag halimbawa napabagsak ninyo ang gobyerno para lang sa inyong interest, hindi po para sa interest ng taong bayan. Oh, pag napabagsak niyo ang gobyerno, mapapo niyo si Sara, kilala pa ba kayo ni Sara? 'Di ba? Hindi. Ano bang ibigay sa inyo ni Sara na magandang buhay? Hindi nga niya nga maayos-ayos ang kanyang sariling tinatawag na ahensya na pinamumunuan niya. Oh, boss, rapido, di po sila mapagtagumpay dahil majority po ng Filipino people ay suportado po si Apo PBBM. As I said, habang si Sara ang VP, di safe si BBM dahil they will do everything para nang mapalitan si BBM, especially now that they were desperate. Actually, sabi ko nga sa inyo, the only way that they can replace the president if patayin nila, i-assassinate nila. Or hintayin nila na matapos ang termino ni PBBM. Kaya lang, paano yan? Kalimbawa, magkaroon ng term extensions. E di lalo silang lagnatin. O lalo silang ma-hibernate. O, si unanong vlogger nagsabi na matagal na daw tayo under martial law. Yung vlogger na kamukha ni Ninyo Mulak, Clo, Lumang School, English New School, UN vlogger,
yung vlogger, eh mukhang Ensaymada kakabsat. Naku, Diyos ko, sino ba yon? Oo, yung may alom, yung ano ni Daryl Yap. Naku, Diyos ko. Nagpapaniwala naman kayo. Sino ba yan? Sino ba yan siya? Dahil matamis siya? Mami B, yung vlogger na yan, sino ba yan? Dahil matamis siya? Dahil sweet siya? O bitter siya? Oo. Sino ba yung mukhang unanong iyan na vlogger? Naku, Diyos ko, may garapata. May hihipotamos. Tapos ngayon may unano na naman. Baka mamaya may unggoy na naman na vlogger. Tapos ngayon may skorpyo na naman. So ano ba talaga yung mga pinagsasabi ninyo dito ng mga vlogger? May garapata, may hihipotamos, may unano. Ano pa ba kulang dito? Atat na ipaupo si Saramao kasi baka mamaya may tiyanak pa ang kamukha ng tiyanak. Diyos ko, delikado to. Wala talaga akong, I don't have any knowledge about the kind of vloggers you are talking. May mga unano. Santissima Trinidad. May mga utak po ang kulang. Hugis Ensaymada po yung hugis pa ng mukha niya. Ay, patawara, Santissima. Sabihin mo na kasi, Kabsat Makoy, para mabanggit ko dito. I know, but still there's a lot of things could happen. We hope and hope for the best. Of course, just pray and protect PBBM, Mr. Rapido. Same feather, flocks together. Digong at saka ni Kibuloy. Tiyanak si Teves, Bantag at Kibuloy, Inkanto. Lorna Gatmaitan. Yung mahilig sumimsim ng bango ng followers, si Madong. Meron pa yung addict, si Old School daw. Bakit may old school pa ba na vlogger? Hindi ko kilala yun ha. Leonora Brown. Ano ba yan? PBBM is very intelligent and very kind, humble president. From Amiba Wellcare. At iyon, apologetic shoutout. Mami B, Sir Glenn, ilabas yung bulang kristal mo. Mahirap yan. O delikado talaga, kailangan ilabas ko talaga yung bulang kristal ko. Papagod ako eh. Old school po, Kuya Glenn. Kamukha ni New Mulak, si old school. Kung ako kay New Mulak, baka plastic surgery na lang ako. Baka si APP ginagamit ang pangalang loyalist. Yan, old school? Ano matutunan mo sa old school? With regards sa principle siguro, yung old school dapat kailangan, wala eh. So kailangan na magpa-renovate dapat ng old school na yan. Kailangan kung old, halimbawa, yung old school na yan, kailangan ipa-renovate na. Kailangan siguro pinturahan na para magiging okay, palitan na yung bubong, palitan na yung ano, kasi old school yan eh. Sara Duterte, mayroon ka palang old school, Sara, pwede ba aksyonan mo yung mga old school? Kalaki-laki ng budget mo, may mga old school pa rin. Pwede ba slicean mo naman ang budget ng Department of Education para hindi na lang sila palagi mananatili sa old school? Hala, ano po ang nangyari sa aking kwan? Hala guys, nawala po yung ano ng aking salamin. Hindi ko naintindihan kung saan pumunta yung salamin ko. Nawala po yung itim ng salamin ko na isa. Hala! Saan kaya pumunta? Ayala. Nawala Pag old school, may GMRC. Kaso yung old school nila, bastos magsalita. Tapos inaangkin na loyalista. Naku, Diyos ko. Patawara, Santissima Trinidad. Kung nag-vlogger ka sa inuman yan, pwede pa siguro. Kulang po sa Bunamin. Kaya di na po tumangkad. Ay nako, Sir Glenn, ano man, magkaroon ng friendly discussion ng mga pro-government vloggers at mga istupido bobo na mga anti-government vloggers para yung mga subscriber nila magising sa katotohanan. Ako, I don't have any idea na makipagdebate sa kanila. EFP Junior. Kasi mga bobo sila eh. Ayaw ko rin na, ako ay na-acknowledge ko minsan bobo din ako pero sobrang bobo talaga sila. Istupido pa. Ano makukuha mo dyan sa mga ganyan, AFP Junior? Ang for example, ang pakikipagtalastasan ko sa kanila, gamitin ko na lang dito sa platform ko. Sayang yung oras ko makipag-usap sa mga utak talangka, Sir AFP. Para ano, magdebate kami para sabihin ng tao, ako ang magaling, tapos sila yung mahina, at saka yung magaling? No. I will not do it. Ayaw ko. Huwag natin pansinin yung personal appearance. Issue na lang po tayo. Sabi ni Ma'am Ai Chang. Loyalista din po dati. Sumama din dati sa mga karaban po yan. Hayaan natin kung saan sila sumama. Mamita Channel, maraming salamat. Ang bilis.
Oh. Ang bilis ng mata ko, basta pa kulay, kulay green. Nakita ko tuloy, ikaw ba yan, Sarah? Pagkakita ko ng green, uy, ikaw ba yan? Si Mamita Channel pala. Oh, nagulat ako na wala ko yung itim ng aking salamin, oh. Hindi ko maintindihan kung saan napunta. Yan, mahirap makipagdebate sa mga DDS vloggers. Wala kakatwiran sa mga yan. Basta sila yung tama. Ako, mas prefer ko pa mag-lecture. Kasi yan ang expertise ko, eh. Okay, pag lecturer ka kasi, you are willing to listen and you are willing also to entice the interest of your audience para makinig sa'yo. Okay? Ayaw ko ubusin yung lakas, yung energy ko dyan po sa mga Duterte diehard supporters vloggers. Dito nga sa channel ko ngayon, pinapangaralan ko sila. Sa mga Duterte diehard supporter vlogger, please discern. Be ally assets of this society. Alam ko may prinsipyo kayo na ipinaglalaban. Pero try ninyo mag-muni-muni. Try ninyo mag-contemplate. At try ninyo mag-rationalize. Try to evaluate. No? Kung ano kung nasa tama ba ang ipinaglalaban ninyo or hindi. Ganun lang yung advice ko sa inyo. No? Sa tulad ko pong 18, bad influence po ang mga Duterte, sabi ni John Mark. Oh, hello, John Mark Aliso. Welcome po sa ating channel. Ayan. Sir Glenn. Yung old school blogger pro BBM dati yan. Kung antay na siya, ginamit lang din si PBBM para dumami ang subscribers. Ganun talaga, eh. Ganun talaga. Alam niyo ako, hindi naman ako pwedeng sabihan nila na, uy, ginamit mo lang ang mga Marcos para dumami ang mga subscriber mo. Panahon pa ng Facebook, marami na akong followers. Oh, ang problema, tinigilan ko sa Facebook. Palagi akong masisira sa Facebook. Okay? So hanggang dito ako sa ating Munting Tinig channel ngayon. At dumami ng dumami. At maraming salamat. Malapit na po tayo mag 22,000. Minura ni Digong si BBM, ano kaya maging series back dyan ng ating president pagbalik niya? I can't wait. Alam mo, huwag kang umasa na patulan ni PBBM ang kagaguhan ni Digong. Asahan mo na ipatuloy ni PBBM ang trabaho niya. Dahil wala po si PBBM panahon dyan sa pangbabasto sa kanya ni Rodrigo Roa Duterte. Alam naman ni PBBM na bastos yan, kaya lang dahil sa kanyang pagiging matanda, okay, nirespeto na lang. Ang abangan po natin dyan, ang resulta ng pagpapatawag ng ating gobyerno dyan po sa ambassador ng China. O, huwag nating asahan na mag-risk back o makipagbardagulan si PBBM kay Digong. Inuunawa na lang po ni PBBM si Digong dahil ulianin na yan. Oh, congrats sir, nakuha sa tiyaga. Yeah, sa totoo lang, I am very much happy. At hindi pa ako nagkaroon ng subscribers kung walang katulad ninyo na talagang grabe ang effort ninyo mag-like, mag-share. Oh, ako wala naman akong pera sa inyo na mag-raffle. So hindi ko kaya yung magbigay sa inyo dyan ng mga pa-Gcash. Ako lang dapat ang makatanggap ng Gcash. Oh, itong channel na to, hindi po ito binili. Hindi po ito binost. Ang almost 22,000 na subscriber ng Munting Tinig, ito po talaga ay mga totoong tao. Sir, sabi po ni Angel Fernandez, sir, nasa official page ng China nilang log si Digong at may pa-interview pa ang tatay nila sa China. Paiyak-iyak at sinisisi pa ang mga Amerikano ni Digong. Parang pinapalabas na nagpapaawa. Ano, nagpapaito si PBBM? Hindi ko maintindihan, Ma'am Angels. Pero I know already that Chinese government issued statement with regards to that gentleman's agreement wherein Duterte and Panelo denied while Rocky affirmed that such kind of statement. And then Chinese government informed the world that the gentleman's agreement or the agreement is true. Yan. They cannot deny that. So, ang titingnan na lang natin dito, mga kababayan, ano itong ginawa ni Digong? Sino dito ang sinungaling? Ang China o si Rodrigo Roa Duterte? Si Digong, kung totoo yung sinabi ng China, talagang nagsinungaling siya sa bayan. Dahil tinago niya, eh. Hindi po ininform ang present administrations. Dapat ininform ni Digong para ma-review ni PBBM, ma-review ng ating Department of Foreign Affairs
kung ano man yung mga kasunduan na yan. Ha? Yan. Good afternoon, Sir Glenn from Franklin Sapdin from San Mateo Rizal. Marcos forever. Never again to Duterte, Dotay family. Sana ma-extend pang termino ng ating PBBM para sa tuluyang pagbabago ng ating bansa. Yon. Aha. Tatawanan lang ni PBBM sa mga naninira kay PBBM Politics at alam ni PBBM yon. Kahit harapan, pang binubuli, tawanan lang ni PBBM yan. Kahit anong mura ni Digong nyo. Yan, karma ni Digong, nilalasap na niya. Oh, shout out, pinalaki sila PBBM sa magandang asal kasi buhat na magkaroon sila ng pwesto sa gobyerno, di man lang nila siniraan ang mga tao na nagpapalaya sa pamilya nila. Hanggang ngayon, mapagkumbaba pa rin. Correct, nabibigay ngayon ng ano eh. Nagbibigay na ngayon ng mga writ sa libingan ng mga Aquino. Oh, sharingan, be patient, okay, you can be blue. Sino po yung humingi ng ano? Okay, sharingan. Huwag mo na maghingi ng mga jacket-jacket sa kasagsagan ng ating pagbablog. Okay? Okay. Mr. Rapido, nagpo-provoka. Naamoy kita. You be better stop just saying. Ah, nahalata mo rin pala Lamerto Butamante? Akala ko ako lang ang nakahalata kay Mr. Rapido. Oh, Mr. Rapido, tigilan mo na yan. Okay? Huwag kang mag-wait-wait dyan. Oo. Kung magaling po dito ang mga nanonood. Hindi po basta-basta dito ang mga nanonood. Alam nila kung sinusulsulan ninyo ako, alam nila kung nagpo-probo kayo. Because ang subscribers ko dito ay marunong magprotekta. Lahat ng mga nanonood po dito, alam nila kung ano po ang aking ability sa pagbablog. Binabasa ko kayo, inoobserbahan ko kayo. Okay? Matagal na sana ko magsabi niyan. But I am very happy because one of our subscribers nahalata kung ano po yung gusto mong gawin. Please lang ha, Mr. Rapido. Offers ni President Biden sa Pilipinas, Semiconductor Investment of Asia, kinukontra ni Aimee, ikakabutit ng bansa, kontra si Aimee. Hayaan natin yung gaga na yan, walang kwenta yan. Okay? Makaganti kayo dyan kay Aimee, wag yung iboto sa 2025 elections. Ano pag aasahan mo sa isang inggitira? Ayaw ko siyang ihanay sa mga boba na mga senador at mga bobo na senador. Pero nag-message na po ako dyan kay Senator Aimee. O, nag-comment na po ako dyan. Tinatantanan ko lang, alam ko po yan. No? Boba eh. O, mas pipiliin pa ni Aimee Marcos na humaba yung bunganga niya kaysa sa lumaki yung utak niya. O, so hayaan na lang natin yan si Aimee Marcos. Ganyan talaga eh, namamangka din yan sa dalawang ilog eh. Kasi akala niya mapapanalo siya ng mga Duterte camp, binastos na nga yung gaga na yan eh. Tingnan mong ginawa sa kanan ni Baste. Di ba? Hindi pa rin nahiya. Wala pa rin alam-alam. Matalino na sinadura. Imagine, nagpakabobo sa mga Duterte. Oh. Matatag si PBBM kung yan lang ang mura nila. Maraming kaso ngayon narap nga, mura lang. Correct. Di ba? Mura lang yan. Kaya huwag kayo mag-isip na, pagdating ni PBBM, ratatin niya si Digong. Hindi. Baka makita nyo pa nga, magbano pa nga si PBBM kay Digong eh. Oh, anong sabi ni PBBM? Kill your enemy with kindness. Yon. Oh, baka darating yung panahon, pagdating ninyo, baka mamaya, mag-courtesy call si PBBM, tapos magmano pa si PBBM kay Rodrigo Duterte. Tapos ang mga bugok at mga bobo ng mga DDS sabihin, takot si PBBM kay Digong. Yung matanda yung hukluban na hindi na nga makalakad pag hindi alalayan ng bodyguard, takot. Katakutan ni PBBM, marespeto lamang kung bata si PBBM. Marespeto lamang kung tao si PBBM. O, naintindihan ninyo? Kaya huwag kayong maghintay na mag-retaliate or gaganti si PBBM. Hindi po. Hindi ganong-ganong klaseng remarks ang makapagpaprovoke kay PBBM. Intindihan nyo? Kinapailan na nga ng kaso? Imagine, pinapadisqualified na nga ang kanyang certificate of candidacy. O, pinapapabawi ang kanyang certificate of candidacy, pero nag-react ba ng hindi maganda si PBBM? Smile pa rin si PBBM. O, sabi ni Leonora Brown, nawala na respect namin kay Aimee. Full-blooded loyalista kami, but sorry sana sama na loob namin kay Aimee. At hindi na po ma-repair ni Aimee Marcos ang damage. O, nasasaktan kami mga loyalista para po kay PBBM.
dahil sobrang pang-aapi na ng kampo ng mga Duterte kay PBBM, baliwala pa rin sa gaga na ay ni Marcos na yan. Dahil naniniwala siya sa katangahan niya. Oh, tinatawag na mga DDS si PBBM na kuting, but the kuting is in the White House while these arrogant people are in the trash can. Correct. Oh, mabait si PBBM, tingin ko inunawa na lang mga maninira yan. Gusto ko kay President. Maraming salamat. Galit na po mga Ilocano kay Amy, sabi ni Kabsat Makoy. And that is good point, Ma'am Perlatan. Yung tinatawag na mga DDS na kuting andoon po sa White House. Samantalang yung mga arrogante nandaan po sa basurahan. Senator Ontiveros resolution ignoring Senator Amy for investigation of gentleman's agreement. Kaya need sa Kamara ang mag-imbestiga. If that is the scenario, if there is what we call, halimbawa, mayroon ng resolution, bakit Sir Press Cavali, sir, for your information, and I'm not privy with that, for your own information, Sir Press Cavali, sir, is it really, what we call this, confirmed that Risa Ontiveros filed a resolution? If there is a resolution coming from Senator Ontiveros, in order to the Senate conduct an investigation for the AW legislation with regards to the gentleman's agreement of Duterte, if that is really true, then if the case Amy Marcos ignored it, and then the House of Representatives can investigate. If the upper house will ignore that resolution, and then maybe there is what we call a movement from the House of Representatives, maybe the counterpart of Senate, Department of Foreign Affairs, dyan sa Sina Kongreso, will conduct an investigations. Dahil ang chair ng Foreign Relations ay si Amy Marcos. So pag once Amy Marcos ignored the resolution, if it that is true, lumabas na po ang, for example, lumabas na ang resolution from Senator Risa Ontiveros at ignore po ng chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, then mayroon pang sa House of Representatives iimbestigahan. I love PBBM being called kuting kasi it brings luck. Lahat ng queen na mundo may alagang pusa, pantaboy ng bad luck. Correct. Meron po akong pusa dito, o orange pomerian. O may 1,520 days pa si PBBM as president. Matagal para sa mga opposition but to pro-government, mabilis lang. Dahil marami pa tayong siyang trabaho para sa kakaunlad ni Juan de la Cruz. That is true. Okay. Anong sabi ni Rapido dito? Pwede niyo ako murahin ng murahin. Bakit ikaw ang murahin ko? Hindi naman ikaw ang hindi naman ikaw si Digong, ah. Mr. Rapido, anong tingin mo sa akin gago na murahin kita ng murahin? Bakit may masama ba sa mga sinasabi mo? Bakit kailangan po utusan mo ako na murahin ka ng murahin? Bakit ganun ang tingin mo sa akin, Mr. Rapido? Bakit umabot sa punto na sabihin mo na pwede nyo ako murahin ng murahin, that's okay, I'm just ordinary citizen. But if you're as a president, that's different story. Need to do something, send him a message. Gago ka ba? Bakit kailangan mo akong utusan to send the message? Why not? Bakit ako? Kaya dyan sa message mo, pwede kitang sipain dito eh. Anong tingin mo sa akin katulad ni Digong, na gago at saka na nga bobo, na murahin ka, na wala naman kamura-mura dyan sa mga pinagsasabi mo? Bakit ka nagtatantrum dyan? Bakit ka magpapadrama effects dyan? Bakit magpapaawa effects dyan? Kung ordinaryo kang tao, mas ordinaryo din akong tao dito sa gobyerno. Bakit kailangan mong sabihan na murahin na murahin? Bakit? May kamura-mura ba yung pinagsasabi mo? Why you are so defensive enough? Sinabihan ka lang na nagpo-provoke ka eh. Hindi mo matanggap? Now try to study in order for you to read between the lines of your statement. Because I observe your statement. Provocative yung statement mo. Anong gusto mo? Patayan din ni PBBM sa mura? Si Digong? Kabobo mo na subscriber. Anong gusto mo? Maging gago din si PBBM katulad ni Digong? Anong gusto mo? Failan ang kaso ng presidente si Digong sa pagpuputang ina ni Digong sa presidente? Pwede ba ayusin mo yung mentalidad mo, ha? Nagpakandahirap kami dito para magiging maayos ang live streaming dito tapos bobo ka?
Gamitin mo yung pagka Mr. Rapido mo. Ang rapido na alam ko matalino. Naintindihan mo? Murahin ko daw siya ng murahin dahil ordinaryong tao lang siya. Gago! Bakit? Dahil ordinaryong tao ka, sa tingin mo, mumurahin kita? Ngayon, minura na kita. Kabobo sa'yo. Kababaw ng mentalidad mo. Anong gusto mo mangyari? Naghihintay ka sa kung anong gawin ni PBBM. Hello, Sir Danilo Garcia. Maraming salamat po sa iyong 50 pesos na pakulay. Ano pa lang gusto mong gawin? Maging katulad si PBBM ng bobo na digong? Sinasabi ko sa inyo, ang vlogger na pinapanood ninyo, hindi katulad ni Banat Bay. Hindi katulad ni Maharlika. Ha? Nagagalit ako dito sa mga utak talangka. Tapos magpakilala, parang katulad kanina, loyalista daw siya. Pero bakit daw ko tinitira si Sarah? Loyalista daw siya. Pero bakit daw po nagko-komentaryo ako kay Sarah Duterte? Kundi ba't abnormal? Sir Glenn, si Mr. Rapido nagpapansin lang po yan. Ma-imagine ba? Pwede ayusin nyo, ha? Mayroong comment dyan sa live ko kanina sa Team Replay. Basahin nyo. Si ang pangalan niya, Tokmol. Ang pangalan niya, Tokmol. Tingnan ko nga dito kung nandito pa yung pangalan ni Tokmol. Sabi ni Tokmol, BBM loyalist ako, pero si BP Sara ay hindi incompetent. Huwag mong isama si BP Sara, kabuldugan mo. Imagine, anong reply ko sa kanya? Kung tanga ka, natokmol ka, huwag pahalata, ha? Kasi mahahalata kita. Huwag ka magkunyari, di yan uobra sa channel ko. Huwag ako. Ang reply ni, tapos, ang reply niya ni Tambay ka, sabi ni Tambay ka, kain, okay, okinam kit di. Sabi ko, ibla kita o lalayas ka, animal ka. O di ko kailangan ng bobong viewers, tandaan mo ako, may-ari ng channel na ito. Hindi ikaw, gets mo? Pwede ka agad ibla. O binibigyan ko pang pangalan niya, si Tambay Kain. Mayroon pang isa, ang pangalan niya si Tokmol. Oh, magandang hapon sa inyo, Binpin. Inutusan niya po ako na murahin ko daw siya ng murahin dahil ordinaryong taong tingin mo sa akin, abnormal. Tapos mayroon pang isa, si Tambay Kain. Loyalista daw po ang pangalan niya, si Tambay Kain. Sabi niya, BBM loyalist ako, pero si BP Sara ay hindi incompetent. Huwag mong isama si BP Sara sa kabuldugan mo. Kagago. Sir Glenn, itapon na yan si Rapido sa West Philippine Sea ni Aichang. Bahala dyan. Basta mga ganyang pangalan, mga basher yan ng pro-government. Tinawag ako na kabuldugan. Eh si Roque yung baboy na mukhang aso. Pagkatapos ako yung tinawag niyang bulldog, i-thumbnail ko yung bulldog at saka mga pitbull ng mga Duterte na nag-aaw-aw-aw-aw. Tapos ako papapaniwalain niya na BBM loyalist daw siya, pero naapektuhan siya nung sinabi ko na incompetent si Sarah. Anong tingin? Diyos ko, si Sarah, day, Inday Sarah Duterte. Inday Sara Duterte, hello, yahoo, Inday Sara Duterte, tinatawagan kita. Di ba dahil totoo naman talaga na incompetent ka? Di ba? Sabi ko nga gusto mo magtawag pa ako kay Sara Duterte? Tanggap man ni Sara na incompetent siya pagkatapos nagagalit ka sabihan kong incompetent? Loyalista siya ni Sara Waldas pro-China Duterte, hindi kay PBBM, sabi ni Jen Mera Flores. Tingnan ninyo dyan, ha? Dyan po sa aking face as a YouTube channel ko. Observant tayo, guys. Defender tayo ni Sir Glenn at ni PBBM. You know what? Ako may pagmamalaki ko talaga na ang mga subscribers ng Munting Tinig, mataas ang level ng tinatawag na critical thinking.
That's what I really appreciate. No? Kaya kampante ako sa channel ng Munting Tinig dahil alam mo kung bakit? Matatalino eh. Kaya kong ipagmalaki itong aking mga subscribers dahil may mga alam to sa politika. Hindi po pwedeng putyo-putyo ang ibabalita mo dito. Magkukomentaryo ka lang kung halimbawa lukuhin mo sila tapos papaniwalain mo sila. Hindi ko po binibenta si PBBM dito. Kaya lang naipon-ipon ang mga tao dito na ma-pro-government. Kasama na dito ang mga Dilawan, ang mga Pinklawan, at ang mga DDDS, mga DDS na mga natututo at mga naliwanagan. Kaya yung community ng Munting Tinig, diverse community ito, composed of Filipinos who have different political affiliation but they support BBM administration and they really respect PBBM as President of the Republic of the Philippines. At yan ang gusto ko na mga nanonood dito. Defender of the government and no matter what might happen, defender of PBBM as President of the Republic of the Philippines. Gusto ko dito loyalty 100% kay PBBM. Hindi po 50-50. Kaya pag mag-comment kayo dito, diretsuhin ninyo. Para pa yan kay PBBM or para ba yan kay Digong? Diba? So, hindi kayo pwede dito na magkalat sa channel ko dahil hindi ko po binuo itong Munting Tinig para magpadami lang ng mga viewers at saka mag-subscribers. Pinapalayas ko nga dito yung mga loyalista na kaya lang bumabalik naman sila eh. Oh, habang lumalalim ang gabi at madaling araw, dumadami ang mga inggitero, isa na si Mr. Rapido. Sabi nila Merto Brotamante, at alam ko po kung pinoprovoke ako dito, at alam ko po kung nagsusulsol kayo sa akin. Sinasakyan ko lang yung mga kwento ninyo tungkol sa mga kung sino yung mga vlogger dyan, ano yung mga pangalan. Eh kung ako gusto kong atakin yung isang vlogger, ilagay ko yung pangalan niya dyan. Kaya lang general yan eh. Oh, BBM lang, sabi ni Loretta Orpilla. Si Digong ata hawak ng Hamas, tagahagis ng Granada. Masarap mag-lecture si Sir Glenn, sabi ni Ma'am Lorna, got my tan. Sabi ni Roberto Bianco, di sila nakatiis mag-comment dahil nasasaktan sila na marinig nila na incompetent si Sarah Mao. Ayaw lang nila tanggapin na totoo. Walang nakukulong kapag sabihin kong incompetent si Digong at saka si Sara Duterte. Ngayon, kung gusto nilang patunayan, ibida nila ang kanilang nagawa para masabi ng tao na competent sila. Simple lang naman yan eh. I am not accusing them. This is my perception. And this is the voice of the Filipino people who are here in my channel. I didn't violate any laws in the land kapag sinabi kong incompetent si Sara at incompetent si Digong. This is my perception towards them. In other words, sabi ni Ma'am Perlatan, in other words, Sir Glenn, mga viewer mo competent and smart. Your viewers love to live in a better world, to live in a better world, as simple as that. That is true. Ang tahimik ng buhay natin pagka-Pilipino. Alam niyo dito sa channel ko, bihira lang ang makakaintindi na intindihin ang pagtaas ng mga bilihin. Because the rise and fall, the increase and decrease of price, it depends on the global inflation and depends on the global economy. Intindihan nyo? Kung sabihan kang bulldog, gagatin mo na. Alam mo, Raniero Branse, nakita nila yan sa channel ko eh. Di ba meron akong bulldog at pitbull ng mga Duterte nagkakagata na. Panulay, ako ngayon ang ginawa nilang bulldog. Si Badong ang tawagin yung bulldog. Kasi ang katawan niya kalaki-laki, ang utak niya kaliit-liit. Sir, nakita mo yung utak niya? Wala. May imagination ako. Bakit? Marunong ako mag-imagine. Nung nagkaroon ako ng imagine, nung sinarado ko yung aking mata, nag-imagine ako, nakita ko yung maliit na utak. Mabuti nga, utak ang nakita ko kay Badong na maliit. Eh kung paano kung utin? Hindi e, nag-away pa kami. Ipakitaan pa ako ni Badong ng utin niya. Hindi totoo na sa watchlist drug list si PBBM sa PDEA, ginawa yan ni Duterte para masali si PBBM. Imbag na malempo, sabi ni Kabsat Makoy. Iris Ledesma, tawang-tawa. And shout out kung di incompetent si Sara, sabihin nga nila,
kung ano-ano ang mga magagandang nagawa ni Sarah. Hindi nga alam na ni Sarah na may maganda siyang nagawa. Tapos ang mga supporter ni Sarah magsabi na ang dami niyang nagawa. Hindi nga. Diyos ko, Ginoo ko. Pag tinanong ko si Sarah Duterte harap-harapan, sabihin kaya yan ni Sarah with all the confidence yung mga nagawa niya? Tanggap man ni Sarah na wala siyang nagawa, wala siyang magandang nagawa. Pagkatapos, kayo na mga supporter, nakabasa lang kayo na incompetent si Digong at saka si Sarah, halos patayin na ninyo ako? Sobra naman kayo. BP Sarah, no comment to President 2020, Renaline Bombasi. Maraming nagpapanggap na PBBM loyalist Sir Glenn, pero sila pala ay mga DDS. Wag ka lang, wag sila magkalat sa channel ko. Pero comment na comment, akala nila hindi ko mahahalata. Number one na rule sa channel ko, don't provoke me. Wag. Okay, number one, do not instruct me of what I'm supposed to do. Let me do what I want to do. Okay? Dahil hindi kayo mapapahamak sa papapaniwala sa gobyerno. Pero pag turuan ninyo ako kung anong ginagawa ko, pagdududahan ko kayo, sapagkat maliit lang tong aking kaisipan pero matatrap kayo nito. Kaya dapat ilabas nyo tunay na kulay nyo. Kung BBM ka, BBM ka. Kung Duterte supporter ka, Duterte supporter ka. Okay? Wag kang magbalat kayo dito kasi alam mo kung bakit. Bawat litra ng kinokomment ninyo at masagi lang ng mata ko, ina-analyze ko yan punto por punto. Kaya hindi kayo pwede magsinungaling dito sa akin. Akala ninyo, mabubula ninyo ako dito? Wag. BBM po kami, super bait, nakakaawa na lang kasi grabe ginagawa at sinasabi against PBBM. Sabi ni Lesbeth Love. But that's why, Ma'am Lesbeth Love, we need to do something. We need to work hand in hand. We need to inform, no, na mayroon channel, support the pro-government bloggers. Kasi ang labanan ngayon ay nasa social media. Huwag nyo lang akong personalin. Alam nyo, because the more na pinapersonalize ninyo ako, the more kayo na makakarinig ng hindi maganda laban po kay Rodrigo Duterte at kay Sara. Ashley Mel, hello po Sir Glenn, good PM watching from Isabela. Tamsak dan, God bless you. Sulit PBM po kami. Maraming salamat. Good day, Munting Tini. Good health, more blessing. God bless. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay si PBBM. Sabi ni Christopher Anyag. Bawal mag-spy dito. Daming secret agent. Remember, ako lang ang nagsasalita dito sa channel na ito. Pero ang channel na ito ay pagmamay-ari po ng mga sumusuporta sa gobyerno. Hindi lang po ako. Kaya lang, syempre, sa kita ng channel, ako ang nagpapakasasa. Okay? Pero pagdating po sa prinsipyo, ang channel na ito ay para po sa mga nagmamahal at naniniwala kay PBBM, hindi po para sa mga busabos na mga naniniwala sa demonyong Rodrigo Duterte. Kaya ako, takot ako dito, kinig lang ako dito sa tabi-tabi, sabi po ni Sir Danny Renado. Ayan, Sir, si Badong na high blood na. Hayaan mo lang si Badong, Diyos ko, ipa-hospital yan, ang kita na ng YouTube. Huwag kayong mag-alala. Okay, advice ko lang kay Badong, Sir. Kalmahan lang. Kasi ako mismo nagagalit din minsan sa mga kapwa ninyo na mga DDS. Pero kung mapatay ka dyan sa kakadepend kay Rodrigo Duterte, Diyos ko, Ginoo ko, 10,000 lang yan ang inyong limos. Oo. Ang advice ko sa iyo, okay, kasi ako ina-advise ko man sa sarili ko na high blood din ako minsan. Pero kayang-kaya ko po yung emotion, Badong. Pero pag ma-stroke ka dyan, sa kakadepend mo kay Rodrigo Duterte, naku, Diyos ko, ang abuloy mo, 10,000 lang. Huwag ka masyado magpakahirap at magpakapagod. Okay lang kami na mga DDS, na mga PBBM vlogger kasi alam namin how to control. Pero ikaw, naku, Diyos ko, sa laki ng katawan mo, dobling kabaong ang pagagawin sa'yo pag ma-high blood ka. Ako, I advice ko lang ha, Badong, please lang, I am a pro-government bloggers. I am a defender of PBBM. I know that you are a defenders of Duterte. May nagpaabot sa akin na na-high blood ka na sa channel mo. My concern is, dahan-dahan lang. Kasi ako na-high blood ako pero hindi ko naisipan kumain ng asin. Ng asin ng microphone. Na-high blood ako, inom ako ng inom ng Pepsi. Kung walang Pepsi,
Coca-Cola. Basta ang advice ko sa'yo, Servadong Arateles, huwag masyado maging high blood. Kahit kumapatay ka dyan sa channel mo, 10,000 lang yung abuloy mo. Pinangako pa yan ni Cayetano. So paano na lang ngayon yan? Sir, wala na ang mga digong yung vlogger ngayon. Sabi ni Olea Uye, laglag na silang lahat. Kaya puro pagmumura at paghusga ang kanilang ginagawa kay PBBM. Sabi ni Pogi, sir, ipalit na lang natin dito sa mundo ang mga apes. Matalino pa sila. Same naman ang tawag din na ng tao sa kanila. DNA ng tao sa kanila. May pwede ba yun? Oh, Badong, inom ka pag may time. Kalusartan, no? At amplomidin. Di puro pa kape, baka bigyan ka na ng kape. Ng kapre. Advice ko kay Sir Badong Arateles, hindi kita kilala, Sir Badong. I don't know kung ano po ang pagkatao mo, kung ano ka po. Siguro, siyempre, na-admire ako sa'yo dahil ang tapang mo magdepensa kay Rodrigo Duterte. Pero huwag kang ma-high blood kasi pag namatay ka dyan sa ano mo, ma-stroke ka dyan, ang abuloy lang sa'yo mula sa mga Duterte, 10,000 pesos. Hintayin mo pa yan kay Alan Cayetano. Okay? So kami, gayahin mo kami ng mga pro-government vloggers, ng mga pro-PBBM, kasi kahit na high blood, we know how to control ourselves. Okay? Alam namin kung ano yung limitations namin. Pero ikaw yung inaalala ko kasi sayang yung galing mo ba? Mm-mm. Diyan pa naman si Sara Duterte kumukuha ng mga idea sa'yo kung paano po laruin ang basketball. Dahil ikaw po ay isang basketball commentator. So, ingatan mo naman yung sarili mo. No, yan lang yung advice ko sa iyo. Okay? Yan lang yung yung advice ko sa iyo, Mr. Badong Arateles. Huwag masyado. Putyang badong na yan, pati si boxing analysis palpak. Sabi nila Merto Brotamante. Sir, hindi ba nabubulunan si Badong, kinain niya yung microphone? Ewan ko ba eh. Hindi ko maintindihan nga eh. Grabe oh. Nung nakita ko yung ayaw ko magkomento sana dyan. Baka mamaya sa sobrang inis ko, kainin ko itong Donald Duck. Okay? Ayaw ko magkomento sa pagkain ni Badong Arateles ng microphone. Ay putang ina, parang crispy pata ang nung kinain ni Badong yung microphone. Parang akala, pakramdam ko talaga. Parang kumain sa saparisa ni Diwata ba? Parang halang-halang yung kanya. Ayaw ko magkomento. Baka mamaya, hindi ko makontrol sarili ko sa sobrang inis ko, baka makain ko tong Donald Duck. Diyos ko patawara. Ayaw ko magkomento. Diyos ko, hair clip pa naman to ni Nene. Baka mamaya sa sobrang inis ko, makain ko tong Donald Duck. Tapos headline sa mga DDS vloggers, pro-government vloggers, sobrang inis, na high blood, kinain ang Donald Duck. Tingin nyo po, microphone ay drumstick ng Chicken Joy sa Jollibee. Sir, sabi ni Badong wala nang kita sa boxing. Commentary kaya kay Tatay Dex na lang siya. Ako nga pumunta sa LS, grabe ang sinasabi nila kay PBBM sa napaninira. Pero di ako nagko-comment. I control myself. Alam mo, sa totoo lang, I really... Hello, Ate Yon. Shout out po sa inyo. Maraming salamat. Yan, good afternoon. Sayang swimming pool sa Chocolate Hills. Diba? Kaya ako talaga, tawa si Ma'am Leonora Brown, I really control myself also because baka makain ko tong Donald Duck na to eh. Kasi yung Donald Duck na to, ito yung ginawa ni Sara Duterte, binigay sa mga teacher para mag-increase daw yung academic performance ng mga estudyante. O kasi cute daw si teacher eh. Kapag halimbawa nagle-lecture na mayroong Donald Duck sa ulo. Oh. Nainis ang mga DBS vlogger kasi malapit nang makulong ang amo nilang Manya Paul ng Kingdom of Jesus Christ. Ayun. Good afternoon, Ma'am Virgie Pamposa. Sir Glenn and to all BBM supporters, ang loyalista Sir Glenn yung dinner and 200 business standing ovation sila sa ating mahal na presidente. Wow. Grabe ha. Napaniwala si Digong ng China sa Build project na $226 billion. Naku, Diyos ko, $26 billion? Naku.
lang natupad ng China matapos makasama ng 6 na artificial island. Kaya nawala na ang pag-asa, ipaglaban. No? Yan, shout out po sa inyong lahat. O mga DDS, sinasabi ko sa inyo, mga taga Davao. Ha? Mga taga Davao, gumising na po kayo sa katotohanan. Okay? Palitan nyo na yung mga Duterte sa Davao dahil walang kwenta yan. Okay? Wala pong mangyayari sa bansang Pilipinas kapag iupo pa ninyo yan si Sara Duterte. Baka umiyak na si Badong, asan na kaya? Sabi ni Alim Oro. Yun, bago maligo sa swimming pool, magbasa muna ng katawan para hindi utak chlorine. Sabi ni Pogi, bago daw maligo sa swimming pool, magbasa muna ng katawan para hindi po mag-ano ng chlorine. Sally Parcon, shout out po sa inyong lahat. Good afternoon. Yun, maraming salamat. Nag 500 likes na tayo. Ayan. Okay, mga DDS vloggers, kasama ka dyan na Adong Arateles. Okay, sana naman maliwanagan kayo. Hindi pa naman huli ang lahat, okay? Hindi pa naman huli ang lahat. You are very much welcome, of course, sa gobyerno. Yan naman po yung atin eh, in order for you to be enlightened. Yun, yan ang pinaka-importante. Good afternoon, Sir Glenn at mga ka-loyal. Ang galing talaga ni Sara Duterte. Nakakatalino ang naisip. Utak daklip. Sabi ni Analisa De Jesus. Okay, sabi ni Ma'am Aichang, Sir Glenn, magpapajikas ako pang merienda. O Diyos ko, Lord, kung mayroon na naman akong panjikas, inom, naubos na naman yung aking... Grabe, maubos ko kalahati mo. Ah. Kalahating bote ng Coca-Cola. Kaya mahal na mahal ng mga dutae ang mga Chinese dahil malaking ambag sa ekonomiya nila. Now, When I'm not like vlogger, I do to listen and laugh because I can't stand it. Samahan mo na ng pambili ng picture na swimming pool. Samahan mo na ng pambili ng picture na swimming pool, sis Ay, sabi ni ate yon. Okay, now ngayon mga kaibigan, nagsibagsakan si Glenn views ng bayarang vlogger. Binisita ko mga channel nila. Inaasar ko pa nga nangyari sa views nila. Alam mo ganito, I am so very happy because most of our subscribers ngayon, most of our viewers ngayon, yung mga Duterte supporter na nagpapakilala talaga na, Sir, Duterte supporters po ako, pero dismayado po kami kay Digong nang minura si TVBM. I am very happy for that. That is good development. That's my goal. No? Nakuha ko yung goal ko na ma-enlighten ang taong bayan kung anong klaseng politiko ang kanilang sisuportahan. At ito pa, okay? Ito pa mga kaibigan. Ang consolation ko, unti-unti nang naliliwanagan. Marami ding mga taga-Davao na mga nanonood sa atin na nakarealize sila that they are going to change the leadership of Davao. And that's one of my goal. Okay? And another one, I am very happy because nangyari itong pagmumura ni Rodrigo Duterte kay TVBM. Nalaman natin, ha? Nalaman ko tuloy sa mga post ng TVBM supporters na ang Davao ay may tatlong city, sister city sa China. Panahon ni Baste Duterte. Tatlo, mayroon silang trade agreement sa tatlong syudad ng China. May sister city ang Davao sa China. Imagine. Grabe. Because sa pagmumura ni Digong kay PBBM, nalaman natin, napaliwanagan natin ang mga Duterte supporter na kapag hindi ka nakapagtapos, tai at basura ang tingin sa inyo ng mga Duterte. Nilait niya ang educational attainment ni PBBM. Hindi daw po nakagraduate. Undergrad daw po si PBBM. Kaya nga sabi ko sa mga DDS, panoorin ninyo ang press con ni Rodrigo Duterte at kayo mismo ang mag-analyze. Kayo na mga hindi nakapagtapos, damay kayo sa pagmata-mata
ni Rodrigo Duterte. Walang kwenta ang tingin ni Digong sa ating mga Pilipino na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pasalamat ka, Digong, naging abogado ka. Kaya nga ako naging matapang sa pagsasabi, ako hindi ako nakatapos ng aking master's degree. Ang baba pala ng tingin ni Rodrigo Duterte sa mga undergrad. Putang ina lang pala tayo kay Digong na hindi tayo nakapagtapos. Dahil pinutang ina niya nga ang presidente na nakaupo ngayon dahil hindi nakapagtapos, second year college lang daw si PBBM. How much more pa kaya tayo? Ha? Ganon ka matapobre, ganon ka demonyo, ganon ka tanga at ka bobo at ka ipokrito ang tinatawag ninyong pambansang tatay na hudlom. Tapos ikaw, Badong Arateles, tandaan, ang minumura ni Rodrigo Duterte na sinusuportahan ninyo, wala pong akusasyon na mamamatay tao. That's the main reason why na nagtatanong ako, ano kaya ang mangyari sa amin na kritiko ng mga Duterte? I don't have any intention to destroy Dutertes. I am nobody here in social media. Hindi naman ako kilala dito sa social media. Ha? Kung pinutang ina mo si PBBM, Rodrigo Duterte, you deserve to be insulted by the Filipinos. At huwag kang manawagan sa kapulisan at mga army na susuportahan ka. Ha? Magbabanta-banta ka pa sa administrasyon, hindi ka makalakad kung hindi ka po aalalayan ng bodyguard mo. Tinutulugan mo na nga lang si Alvarez. Ah, ito o, Digong o. Nan. Yan, Digong. O. Yan. Again, sasabihin ko sa'yo, ikaw ang pinakabastos na naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. And you are not worthy to be proud of. O. Grabe talaga, dapat imbestigahan yon, sabi ni Eileen Oro. Mga DDC, it is not too late. Di naman masama ang magmulat ng katotohanan. Tingnan nyo ang asal ng maudigs ninyo. Masyado minaliit ang ating mahal na presidente. Ang presidente minaliit, how much more pa kaya tayo? Sabi ni Ma'am Janet Ortiga, gising na ang mga tao, Sir Glenn, and that is what I want. Magising. I want people or Filipino people be awakened sa matagal nilang pagkabulag sa paniniwala kay Rodrigo Duterte. Most vicious criminal, si Digong, sa kasibantag na kawawa reporter, si Percy Lapid, sabi ni Warren Espirito. Correct, pinakabastos na president sa buong mundo, Rodrigo Roa Duterte, sabi po ni Leona Brown. Kaya pala mahaba, no, ang ano ni Maudigs para pangsungkit ng kanyang kulangot. Di ba? Sabi po ni Ma'am Eva Welker, I don't listen, Banat Bay, and Maharlika, because it's not good influence the Filipino people. Lot of hatred in their heart. Kaya nga tayo, Diyos ko, my God, I used to admire Maharlika. But what happened? Chinese populated na ang Davao, sabi ni Pogi. Nakakabahala mag-isip na ko kayong mga tao dyan. It yet during election day, make vote buying no more chains in that city. Tatlong city kasi sister ng Davao sa China eh. Di siguro alam ni Digong na ang mga pumapasok sa Oxford ay matatalino. Okay, ang layo naman ni Barbaric Digong sa ating mahal na Pangulo. Sa ginawa ni Mau Diggs kay PBBM, sabi ni Ma'am Ninita Umali, sobrang linait niya ang mahaba, ang mababa ang pinag-aralan. Talab hanggang buto siya may pinag-aralan. Ang askal naman ang ugali. Sabi ni Ate Yun apologetic, si Duterte ng mina mata-mata tayong taong bayan, ang mga mata niya nga, kirat. Pinamata-mata tayo ng mga tao. Alam niyo guys, paano tayo hindi maggalit, mainis sa kanya? Ay ano-anong sabi niya dito? Ayaw kong mag-insulto, iinumpisahan mo. Kung tinawagan mo sana ako, di ka makakatanggap nito. Ikaw, putang ina ka, hindi ka nakakatapos hanggang second year college ka lang.
Yan ang sinabi ni Rodrigo Duterte kay PBBM. Now ngayon, DDS vlogger. Kamusta yung mga DDS vlogger na hindi nakapagtapos? Hindi ba kayo nahiya sa sarili ninyo? Ah? May mga DDS vlogger na hindi nakapagtapos ng college. Are you okay? Okay lang sa inyo yan? Minaliit kayo? Hindi lang si PBBM ang minaliit ni Digong, kundi pati na rin kayo. That's why I am here in order to enlighten you that this is now the time to wake up. Sumama kayo sa puwersa ng gobyerno para mapigilan ang masamang balak ng kampo ng mga Duterte na ipabagsak ang administrasyon ni PBBM at iupo si Sara Duterte. This is not an accusation. This is a fact because si Baste Duterte mismo na nananawagan ng pagbitaw ni PBBM sa pwesto bilang Pangulo. Si Kibuloy mismo na nananawagan din. Si Rodrigo Duterte mismo sinira si PBBM. At ano pang sabi dito ni Rodrigo Duterte? Mr. President, hindi mo na sinusunod yung demokrasya and you are veering towards a more authoritarian government. Mahirap yan. I am just warning you. Nag-warning ang gago. Ako isa talaga sa hindi papayag dahil nabubo siya kasi mali ang na-feed sa kanya na information. Kasi sa economic provision, pinaliwanag sa bobo na Digong, baka iniisip niya na magkaroon ng term extension si PBBM. Hindi daw po siya papayag. Sabi niya dito, ako isa talaga sa hindi papayag. Kung magtatanong ka what I learned to do, what I intend to do, I will raise hell one day and I would ask the military and the police to join me, not to force you out of the office. We will just air our sentiment for you, not to forget that the Philippines is a democratic country. Bakit hindi mo po gawin yan, Rodrigo Roa Duterte? Nakita nyo kung ganun kabasa? He failed to mention about the agreement to PBBM when PBBM took over. Ngayon, ang Pangulo pa ng mali. Ano siya? May bulang kristal na alam ang lahat? Sabi ni Nixon Mendoza. Nakakawa naman ang inugali ng sa naging presidente. Grabe kasama ang ugali. Sayang yung aral na tinapos kung nahiya ang pag-uugali. Kung ang presidente natin minaliit ni Digong ang tinapos, how much more pa kaya tayo? Kung si Lagdameyo minaliit din ni Rodrigo Duterte na walang alam sa politika, how much more pa kaya tayo na ordinaryong tao na walang pera, walang impluensya sa lipunang ito? Tapos ganun pa, mga DDS vloggers, mga taga Davao, mga DD shits ang suportahan ninyo. Magising na kayo sa katotohanan. Wala po kayong mapapala sa mga Duterte. Pero ang mga Duterte, maaari pa kayong gamitin. Don't work towards Mamayti Baysa. Hello Mamayti Baysa. Moises Barreto, no comment praise. Ayan, maraming salamat po kay Ma'am Ai Chang. Ma'am Ai Chang, maraming salamat po sa iyong pa-Gcash. O Digong, lot of pride and hypocrite, boastful attitude. You know what? Being a boastful is not bad. I used to give it during the time na nagle-lecture ako sa personality development because I am also a lecturer. I am also a lecturer of personality development. I used to conduct retreat. I used to conduct leadership training as a facilitator. Ako lang mag-isa. Sometimes, my audience, mga administrator ng school, mga faculty and staff ng private school, and then mga student leaders, both public and private school, kung saan po ako i-invite. I used to become also a retreat and recollection masters. So, I used to instill ideas na it is not bad to become boastful, but you need to become boastful with humility. Because I used to teach my students, my participants, that if nobody said that you are responsible, then tell yourself that you are responsible. Then I used to let my students do na, okay, sige. In order for you to experience love, I want you to hug yourselves and then say, I love you. If your name is Glenn, then tell yourself, I love you, Glenn. Ganun lang. And then stand up, be proud in front of your co-followers and co-participants. Tell yourself, Glenn, you are responsible. Glenn, you are forgiving. Glenn, you are loving. You are
what they call this, kind, you are gorgeous, you are handsome, you are beautiful, appreciate yourselves with all humility. Pero ang pagiging boastful ni Digong, utak demonyo talaga. Ang pagiging boastful ni Digong, ang pagiging mayabang niya, because of being a narcissist. Na hindi po tama. Kaya tingnan mo yung opening remarks niya. Ako, balito, I used to graduate, blah, 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 blah. Ganon ang ugali ni Digong. Hindi niya alam na sa pagpapababa niya kay PBBM, nilubog niya sarili niya sa komunoy ng kahihiyan. Former president ka ng Republic of the Philippines, babuyin mo ang nakaupo na presidente? Now look at your predecessors. Look at Irap Estrada. Look at Gloria Macapagal-Arroyo. They did something wrong in our country and the people of the Republic of the Philippines. But they always, they realized that tapos na, their term is already ended. If you have a suggestion, then why not make a courtesy call to the president? Don't wait that PBBM will go after you. Kabubuhan yan. Diba? Oh, yeah. Boss Nixon, imbag na rabi summit po ni Malem, sabi ni Kamsat Makoy. Gusto makabalik sa mataas na posisyon or pwesto ang mga Duterte para mapunta sa, na tayo sa China. Kaya ganyan galit ang PBBM. Kaya ganyan galit kay PBBM, hindi niya mahawakan sa liig para sumunod sa kanya. Anong sabi? Kung tinawagan lang daw siya. Bakit? Ano ka ba? Opisyal ka ba ng gobyerno? Di ka ba nahiya? Hindi ka ba in-advisan ng mga political adviser mo dyan? Mga legal counsel mo dyan? Or mga legal luminaries mo dyan? O, ang dami mo naman. Hindi ba nag-advise na, Mr. Former President, Tatay Digong, it's not good to act like that to the present administration or to the present president. Di ba? Hindi mo ba narinig yan? Usul-usul ang narinig. Usul-usul ang narinig mo. O, Sir Danny, thanks din sa palipad. Sabi ni Ma'am Aichang, akala mo nagmamay-ari ng Davao. Correct. O, banatan si Amy Manotok, pro-China, kasama ang Tatay Digonyo niya. May time po tayo dyan at iyon apologetic with regards sa kagagahan at katangahan ni Amy Marcos. Yun. Alam natin yan kasi nga, binatikos niya pa ngayon kung ano yung nangyayari sa pagpunta ni PBBM sa Amerika. Gaga nga na klaseng kapatid eh. Bobo nga eh. Ewan ko ba kung saan siya pupulutin sa politika niya. Yan, thank you Malu. Mama Lu, sending hearts of love sa inyong pong lahat. Yan, thank you Mama Lu. Mga politikong malapit noon kay Digong, dumistansya na, takot madamay sa problema sa China, lalo na viral na sa mainstream media at social media ang katraiduran ni Digong. Kasi hindi po tayo na namahimik. That's why I really admire the boldness, okay, the braveness of my fellow government bloggers. Tandaan ha, government bloggers. So ano na lang kaya kung wala kayo na mga sumusuporta sa amin? Our voice will not be heard without your support. That's why I really appreciate your effort to send likes and comments, your spiritual support, your emotional support, your financial support for us pro-government bloggers. Sabi ko nga sa inyo, the battle, it is not already in the street. Okay? Ang labanan ngayon ay sa social media. Ayan, sabi po ni Jaime Nick, hi, how are you? Hope everything is well. I'm fine, thank you. Digong is overly proud and arrogant. Can be described as boastful. O, arrogante. Yan. Shout out po sa inyo ha, pati mga DDC at vloggers, mga balasubas, nagkakaisa na siraan at gibain si PBBM. Tama ba na tawagin kayo na vloggers, dick, vlogger style, and genuine vloggers yung nagsasabi ng totoo? You know what? Being a vlogger is not a vlogger alone. We vloggers has a lot of responsibility. We need to educate, entertain, and feed, of course, informations to make viewers and subscribers become a learned one instead of knowledgeable. Because for me, being a learned one is matter than to become an intelligent. We become knowledgeable and intelligent because there is someone who teach us.
so that we can be considered as intelligent and knowledgeable. But when we are really good in terms of developing our wisdom, then wherein that wisdom is a gift of the Holy Spirit, we become a learned one instead of knowledgeable and intelligent. Because a learned one, that is a product of our wisdom. And the wisdom is a gift of the Holy Spirit so that we can realize our decisions in life. Because our decisions not depends on the level of intelligence we have, not depends on the level or degree of our educational attainment. Decisions or life decisions depends on how we matured enough to acknowledge that we have a wisdom. That is why I always tell to my subscribers, you are here in this channel, open your heart and do not always think that you are intelligent and knowledgeable. So in order for you to learn something out of nothing, learn how to empty your cup. That's why ayaw ko sa mga subscriber ko magsabi, "Sir, alam ko na yan." So hindi po ako yan. Dapat kailangan we need how to empty our cup before attending the live streaming. Because ako, iniisip ko wala akong alam. Pag magla-live stream ako, sinasabi ko sa sarili ko, "Glenn, wala kang alam. You will become a learned one. Listen to the voice, to the sentiments of your subscribers. You will become a learned one because your subscribers has a lot of wisdom that they are really generous enough to share." So ganun ang prinsipyo ko. Ang mga DDS, they don't know how to what? Empty their cup. Kasi naniniwala sila kay Digong eh. Ako lang magaling. Kaya nga minaliit niya ang napag-aralan ni PBBM. So yun po ang logic dyan. That's why, DDS, magalit man kayo o hindi, sinasabi ko lang po kung ano yung laman ng isip ko. At dito kayo makipagwardagulan sa live stream ko. Huwag sa team replay. Bakit tatawagan siya? Feeling niya siya pa ang presidente. Correct. Ito pa. Sabi niya dito, "I will raise hell one day and I would ask the military and the police to join me, not to force you out of the office." So ano pala? Pag tinawag mo yung military at mga pinagtawag mo yung police, so ibig sabihin bababa na si PBBM? Gago ka eh, no? Bobo ka pala eh. Dapat mahiya si Digong dahil undergraduate si PBBM pero mas magaling siya kaysa sa kanya. Ang sinasabi niyong kuting, ang sinasabi niyong undergraduate andun sa White House. Ang nagsasabing kuting at undergraduate dyan sa basurahan, nandito sa basurahan. Naintindihan niyo yun? Tingnan niyo naman magsalita at mag-English si Digong. Walang sinabi kay PBBM, sabi ni Rowie. Archangel shout out, Herminio Salunga, magandang hapon. Kaya yung mga viewers nila, na mahina ang pang-unawa, naniniwala kaya nahati ang tao. May kapitbahay ako na paniwala ni Maharlika, kahit ano paliwanag ko, ayaw maniwala. Naging sarado na ang kaisipan. Sad to say. No, that's a reality. But we need to be patient. Okay? Ma'am Twelle Wilfred, hello po, Ma'am Joanna Twelle Wilfred. We need to be patient. Ako hindi ako napapagod. Nag-i-enjoy ako. Kasi alam ko nagagalit sa akin ng mga DDS, but at the end of the day, I am very positive enough that time will come. They will be able to realize that, okay, they can make a certain decisions, especially political decisions, that can benefit in order for them to upgrade their level of intelligence and understanding. Ganun lang talaga. No? Hindi tayo magsusurrender. Okay? Pogi, that's the calling. Oh, shout out. Tama kasi Glenn, social media ang nagpabagsak ng views ng mga bayarang vloggers. Iilan na lang silang magtatanggol kay Digong kahit alam nilang mali. Malalaman nila yan. Ano kaya masasabi ng mga DDS vloggers? Wala na silang masasabi. Kung di puro na lang po kumukuha ng information mula kay Claire Eden Contreras. Now ngayon, bago mag-air ang Banatero, sinabi nila, abangan nyo, may ipapalabas na video sa may Banatero sa SM9. Dumami ang views, pero saan ang video? Anong video ang pinalabas ng Banateros? Inimbitahan lang sa condemnation, hayon.
nagyabang na, alam na kaagad kung ano ang kalakalan sa condemnation ni Kibuloy. Inimbitahan lang sa Samal, inimbitahan lang sa condemnation, inimbitahan lang sa Davao, pinakain lang ng masarap. Linilibre lang yung pamasahe, Aragoy, nagiging tagasunod na ngayon ng pastor na rapist at wanted na sa batas ng Amerika. At ngayon tinutugis na po ng otoridad ng Pilipinas. Imagine, kainimbitahan lang, tapos ngayon, ay nako, ngayon na ako nakakita ng pinakabastos na presidente sa buong mundo. Sabi ni Archangel, Nixon Mendoza, kailan ba nawala ang demokrasya sa Pilipinas? Hadotae, nagpapatawag ka now na. Huwag mo na patagalin, total believe na believe ka naman sa sarili mo. Oh. Okay, hapiling Pangulo, akala niya Pangulo pa siya ng Pilipinas, sabi ni May Aileen Oro. Ganyan lang sila kababa, sabi ni Rowie. Fake news naman sila at sila ang bayaran dahil sila ang sumasahod sa SMNI. Nakakasuka. Can you just imagine that? Jason sa is really diligent enough to what they call this, make tanggol Akibuloy because he received based on their what they call confessions that they received a matter of 1 million as a consultancy fee. A Badoy, and at the same time, Eric Celis become a talent of SMNI, okay, receiving 100,000 a month. I am not envious about that. No? Rary N, maraming salamat sa 160 yen. Rary N, ng Japan siguro ito. Sabi ni Loretta Orpilia, mga balimbing sila pag nagpaparami lang sila ng viewer para magkapera sila. Wala sila ginagawa kundi manira. Dito sa channel ko, pinapagalitan ko dito, no? Kahit pro-government pa, basta mga utak na lang ka, kailangan kong i-ano yung utak nila, ayusin, i-calibrate. Okay, sabi ni Pogi, sabi ni Trillanes, hindi daw nakagraduate yan. Okay, panahon ng tatay niya, governor dati, nilakad lang ang lisensya niyan. Pero undergrad siya. Halata naman, sabi po ni Pogi. Okay, si Digong, shame on you. You said to PBBM is undergraduate but is super intelligent than you. Ayan nga, nakakaloka eh. What's an irony? PBBM, regarded by, addressed by Duterte's as addict, as bangag, undergrad, okay, kuting or whatsoever, pero nandun sa Malacanang. Really respected, pinapalakpakan ng international leaders, no? Kasama ang dalawa sa pinaka makapangyariang bansa o makapinakamariang leader sa buong mundo. Prime Minister of Japan at President ng Amerika, andun si PBBM. Yan bang sinasabi nilang weak leader? He represents 120 million Filipinos. Kasama ka na doon, Bobong Digong. Ang pinaglalaban ni PBBM, ang ginagawa ni PBBM, pati kayo ng mga anti-Marcos, makabinipisyo. Anti-government, makabinipisyo. Pero pagdating po sa mga pinaglalaban ninyo, kayo lang ang makabinipisyo. Believe po ako sa iyo, sir, ikaw lang ang hindi gumagamit ng video ng iba. Pero tukoy yung mga topics. sabi ni Rary N, believe po ako sa iyo, sir. Ikaw lang ang hindi gumagamit ng video ng iba pero tuloy-tuloy ang mga na topics mo. Eh, ganun talaga eh. Alam mo, nagdadasal din tayo na tulungan tayo na ma-deliver to kasi hindi ito laro. Hindi ito entertainment. I want, after my live streaming, satisfied kayo, may natutunan kayo, nagiging matapang kayo, na magiging malakas kayo, na hindi po gumagamit ng karahasan katulad ng kampo ng mga Duterte na gusto nilang sirain ang kampo ni PBBM para iupo nila si Sara Duterte. Diba? Ganon sila. O gamitin natin ang kanilang channel, ayusin nila yung thumbnail ng kanilang channel para nang sa ganon ay ano, para nang sa ganon paniwalaan sila ng mga taong salat sa kaalaman ng topics na kanilang i-discuss. Pwede ba mga DDS vlogger, makonsensya naman kayo? Ang political vlogging ay hindi po pera-pera lang. Bonus na lang pagbigyan tayo ng ating mga subscribers. But take note, you are simply feeding the mind and heart of our subscribers. Don't let your subscribers fool. Don't take advantage of your subscribers. Intindihan nyo? Oh, may tama na naman si Boy Fintanil. Kaya nagiging abogado na, sabi ni Macario Pagador.
Buti nakakain pa sila at nakakatulog ang mga DDChat vloggers sa mga pinagsasabi nilang kasinungalingan. Walang konsensya at mga walang puso. Kung pwede lang isako ni Ma'am Ai Chang at itapon sa China. Nandoon pa, may mga teacher pa ng mga vlogger balahura. Hindi ba address si PBBM kundi kuting. Lisa Smag. Mga gaga at saka mga gago. Hindi nila naintindihan yung mga pinagsasabi nila. Oh, kami dito, nababanggit ko si Rodrigo Duterte dito na bobo. Nababanggit ko dito si Basti Duterte na parang addict din sa video na kumakalat. Nababanggit namin dito si Sara na napaka-incompetent at walang kwenta. So, remember teacher, si Sir Glenn, ready siya sa lesson plan na i-discuss niya sa channel niya bago mag-live. Sabi ni Presco Balisor, inotel kasi si Digong, legacy niya yung kasinungalingan. Legacy niya yung hindi po gumagalang sa due process. Legacy ni Rodrigo Duterte yung human rights violations. Legacy ni Rodrigo Duterte yung talpak na war on drugs. Patayan dito, patayan doon. Yon, tinuruan ang mga kapulisan na mag-aagawan sa pwesto. Kaya kailangan marami pong makukota para for the promotions. Recycling of drugs during Duterte administration happened. And that based on the investigation conducted by Bato de la Rosa sa kanilang hearing. Hindi ko po nag-iimbento yan. Tingnan nyo si Mayo, may kasalanan, inassign lang sa ibang lugar. Nakita nyo yon? Masyado sila halata ng kapangyarihan. Okay? Nagmamadali maging pangulo. Nako, di na po buboto sa mga balimbing. Sabi ni Loretta Orfilia. Tandaan po ninyo, ang mga DDS vloggers na mga anti-Marcos, walang sariling panindigan yan. Darating at darating ang panahon, iba na naman ang kanilang susuportahan. Lalayasan naman nila yung mga Duterte pag wala ng pera na ibibigay. Try to observe the DDS vloggers now. They try to defend Bantag, they try to defend Celes. Nung wala na silang pera matanggap kay Celes, ayun, ano nang nangyari? Tahimik na sila. Hindi na nila kayang ipagtanggol si Celes. Hindi na nila, si Tevez. Hindi na nila kayang ipagtanggol si Tevez. At darating ang panahon, lalayasan din ang mga banateros yung SMNI because they will realize maliing landas ang kanilang sinusuportahan. Ang alam ko, wala siyang lesson plan kasi ang gusto niya organic ang reaksyon niya at engagement ng mga viewers niya. Okay? Pero kung walang nauto na viewers na manood sa kanila, palagay ko titigil na ang mga yan sa pagpapakalat ng fake news. Kaya lang dami pa rin nanood sa kanila. You know why? I became diligent enough and I became bold enough and brave enough, okay, na makipagsalapalaran dito sa social media sa mundo ng YouTube dahil sa kagagahan ni Claire Edine Contreras. Oo. Sometimes I don't understand why educated person close those not have moral. Is it because of ignorance or lack of learning or wrong influence or maybe not open for reality or not open-minded? That's why we need to widen our horizon, the level of our intellect. Always remember that we don't need to become boastful, okay, na talagang ma-pride, okay, we need also to acknowledge ideals of, you know, other peoples so that we can have different perspective, so that we can encounter different ideas and principles, so that we can look world in a different perspective. Yun dapat ang gusto ko na gagawin ng mga vloggers, lalo-lalo na mga political vloggers. Nakasalalay po sa ating mga social media influencers ang nalalaman ng tao. At nakasalalay ang kaalaman natin sa mga subscribers natin. Mortal sin sa mga subscribers natin na gagawa kayo ng video dyan at sabihin na dinedma, binastos ni PBBM si Sara, pero ang katotohanan pala, pinutol lang yung video. Ang katotohanan pala, nakipag-shakehand, nagbiso-beso, nag-uusap si Sara Duterte at saka si PBBM. They walk together with First Lady Lisa Araneta Marcos, pero bakit nyo tinuruan ng tao na ano? Bakit nyo ginawang bobo at tanga sa pamamagitan ng splice video at sabing magpapaawa kayong binastos ni PBBM si Sara? Hindi ba kayo nahiya sa mga sarili ninyo? Ha? Hindi ba kayo nahiya sa mga sarili ninyo? That is the answer. That is the answer to your ano, to your ideas, Jaime Nick. The true Filipinos are resilient, brave, sharp. Don't waste your time in the side of the Duterte's. Let make the countries proud and progress. The next generations will benefit, this especially the youth. Don't you know that all efforts of PBBM now, ang epekto ay long term?
at maha-harvest ninyo after PBBM administration? Kung naging maayos lang sana si Sara at ang kampo ni Sara Duterte, don't you know that the benefits, don't you know that the fruits of president's labor, sacrifices, and hardships, maha-harvest ninyo after PBBM's administration? Kayo ang makikinabang sana. Hindi nyo ba naintindihan yon? Shout out ILM TV. Shout out Sir Glenn, good day po. God bless po sa inyong munting tinig channel. Maraming salamat. Ma'am Nadia Bintukan. Leonardo Serrano, shout out po. Di po natin pwedeng lukuhin kasi. Alam mo, ang sa mga vlogger, pwede pa natin sigurong lukuhin ang mga subscriber natin kung halimbawa entertainment, yung ating sinasabi, halimbawa show business, okay. But this is politics. Naintindihan nyo? Pwede kong halimbawa, hindi to lifestyle. Ha? Hindi pwede na magmaskara tayo. We are here in social media discussing about politics. In politics, dapat hindi ka lang maalam sa isang bagay. You need to study everything so that we can understand our social, our personality as a social being. Pag politika, nakasalalay po dito ang prinsipyo ng bawat Pilipino. Hindi to laro. Ha? Hindi na mag-vlog lang kayo dyan kahit alam nyo walang katotohanan. Sirain nyo lang si PBBM para ano? Panuorin kayo ng tao. Tingnan nyo yung channel na to. Hindi ko sinisira si Duterte. Sinasabi ko lang ang pagkahayop ng ugali niya. Dahil pinutang ina niya si PBBM. Diba? So mali ba yun? Sinasabi ko lang incompetent si Sara Duterte. Mali ba yun? Sana ko nagkamali. Fake news ba yun? Tandaan, hindi po ako nagbabalita. Nagkokomentaryo po ako. At opinion ko po ito at opinion to ng taong bayan. I am just simply reading their sentiments. I am just simply an amplifier. My task is to amplify the small voices of my subscribers. Diba? Sa mundo ng political vlogging, hindi na akusahan yung presidenting adik, akusahan nyo, that is illegal. Why not bring it to the legal authorities? Hindi na sabi adik bangag, nagpapatsesyon, hindi na huli, pinaburan whatsoever. Ano yan? E di ba huwag nyo lukuhin ng taong bayan? History and current event at the same time, sagi po ni Pogi. Sabi ni Roberto, you're just telling the truth. Alam naman sabihin ko yung tao na, competency Inday Sara. E di nagsinungaling ako. And when I said that Dugong and Sara Duterte is incompetent, do not ask me na, ikaw ano ka? Tanga ka ba? Kung vice president ako, hindi ako magiging incompetent katulad ni Sara. Kaya wag mong sabihin na, ikaw na lang magpresidente. Ganun kasi yung mga DDS eh. Nagmamagaling ka, ikaw na lang mag-vice president. Gago ba kayo? Pag mapiktusan yung vice president niya, sobrang yung hanga, sinabi ko lang dito, Sara Duterte and Digong is incompetent. Anong mali dun? Why I am very passionate enough to tell the Filipino people that they are incompetent? Because I trusted them once. Okay? I voted Digong to become the President of the Philippine Republic. I voted Sara to become the Vice President. E bakit tigilan ninyo ako sa pagsasabi ko dito na incompetent siya? Akala ninyo buang ako na binoto ko sila, hindi ko obserbahan ang performance nila? Pinagsisilbihan nila ako. Naintindihan nyo? Public servant sila. But it doesn't mean naman na pwersahin ko sila. Di naman ako katulad ni Digong na kasalanan pa ni PBBM na hindi siya tinawagan. Hindi ba't gago? Tamad kasi mga didishets, nag-antay lang ng fake news peddler pikat. Sabi po ni JC Most, si Baste na bangag ng banta pa sa Pangulo at First Lady. Sana mamatay na bangag. Bangag nga talaga sila. Loser. Good afternoon.
VMB Rome. Uy, dumadami dito yung mga VMB Rome. Eh. Hello po nyo subscribers. Ang dami na po mga VMB dito sa atin. Totoo talaga sinabi ni Miriam Defensor Santiago, Duterte is the most dangerous candidate. Ma'am Lorena, I remember that. Sinabi mismo yan ni Miriam Defensor Santiago that the most dangerous candidate is Rodrigo Roa Duterte. Okay. VMB Eva Hernandez, maraming salamat. Mga bayaran, luro ang mga didishets ng China tulad ng puon lamang ni Fintadigs. O, tingnan mo, nagkomentaryo si Carpio. Anong sabi ni Digong? Pinersonal niya si Carpio. O, nagkomentaryo si PBBM sa Gentleman's Agreement, pinersonal ng gago si PBBM. Pinutang ina niya si PBBM, kundi ba naman abnormal? Nagkomento ang presidente sa balita na may Gentleman's Agreement, pinutang ina niya si PBBM, tapos sinisi niya si PBBM na bakit hindi daw siya tinawagan. Kung tinawagan sana siya ni PBBM, edi sana hindi siya nakatikim ng insulto. Kundi ba't abnormal na mentality? Yan ang ipagtanggol ninyo mga DDS sa akin? Mga Duterte supporters, yan ba ang ipagtanggol nyo sa akin? Oh. So maraming salamat sa inyo guys. Hindi po dapat na maging presidente si Sara kasi baka lalo tayo maging president, probinsya na nga ng tandaan po ninyo, syudad na ng China ngayon ang Davao. Kasi ang Davao, may tatlong sister na po sila sa China. Hindi sila makapag-komentaryo dahil apektado ang kanilang trade. Kasi nakikipag-agreement sila eh. Pati tourism, people to people, pwede na maglabas-pasok ang tao sa China na taga-Davao, ang mga taga-Davao pupunta ng China, ang taga-China pupunta ng Davao. Kasi tatlong city po ang sister city ng Davao sa China. May video ako na panood na sinabi yan ni Senator Miriam Defensor Santiago, most dangerous politician si Digong. Kung di ba naman abnormal ang mga DDS, anong sabi ni Digong, humanap kayo ng isang Marcos. Tangina, nung nanalo si PBBM, nung tumakbo si PBBM, siraan ka gago. Rapi Tulfo, maka Duterte yan. Ako, huwag nyo nang iboto. Sabi po ni Rery N. Grabe na talaga ang mga Duterte. Sabi po ni Teresita Santos. Lahat ng kontra sa kanya stupid at putang ina para kay Digong, siya lagi ang magaling. Demonyo naman ang ugali. May pakinabang ba ang national government dyan sa Davao City? Sa Davao, sir, I don't know. Maybe in some instance, but maybe there are some transactions in Davao, okay, na talagang apektado ang ating national security. Kasi labas-pasok lang yung mga Chinese sa isang syudad ng Pilipinas eh. Total, palamura naman si Digong. Ipalamo natin sa kanya ang mga mura niya. Kaya Digong, putang ina ka rin, sabi po ni ng mga Pilipino, ng mga ordinaryong Filipino. Yan, si Romy, thank you kapatid sa suporta mo kay Sir Glenn. Maraming salamat. And thank you very much. Okay, hi Sis Eva, good afternoon. No subscriber ako, sabi ni VMB Romy. Welcome po, sir. Yon, thank you very much. Hindi po dapat na maging presidente si Sara, sabi po ni Ma'am Teresita Santos. Ayan. Totoo nga sinabi ni Miriam Defensor Santiago, sabi po ni Ma'am Lorena Silverio. Shout out po sa inyong lahat. Sabi nga ni Carpio, si Rodrigo Duterte, simula na naging presidente siya, nagiging puppet na siya ng China. O, tingnan mo si Sara Duterte, simula nung naging vice president, nagiging alinganga. O, galit talaga ni Digong, balik ta rin. Iba sinabi na, ilang araw lang lumipas, iba na sinasabi. Nagkukontrahan na. Yan. Insecure lang yan si Digong kasi naungusan siya ni PBBM in less than 2 years, sabi ni Lorena Silverio. Isang salita lang ng Pangulo, PBBM sampal sa katotohanan kay Duterte. Kaya nagwala ang bobo. Yan. Adios amigo, ciao. O nga mga putang inang matindang Digong, huwag mo murahin presidente ng Pilipinas. Kaya putang ina mo din, Vice President Sara Duterte. Sabi po ni Rery N. Okay? Maraming salamat. I'm proud Filipino but I don't agree with bahala na or believe on what we've heard, not knowing the truth or facts. That's the reason why you need to research. Hi, Minik. Whatever development of your mental capacity depends on you.
Okay? I am not saying, Jimenek, that all of what I am talking is worthy to be affirmed. It is your responsibility as a subscribers of this channel to discover the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Okay? Galing mo talaga, sir. Basta kami, BBM forever. Maraming salamat, Christina Bidian. Hey guys, sobra po ng 9 minutes yung aking live. Sabi ko, 3 oras lang. So abangan po ninyo mamaya kung halimbawa mag-live po ako, kung hindi bukas naman. So ako po ay magpapaalam sa inyo. Maraming salamat sa pagbigay po ninyo ng suporta sa aking channel, sa pag-like, pag-share, at saka pag-subscribe. And syempre po sa inyong mga komentare, I learned a lot. And again, please continue commenting with substance. That's what we need at this point of time. Do not imitate DDS subscribers or followers wherein they simply comment without thinking first. Yun. So, I really appreciate your effort because hindi basta-basta yung mga lessons, yung mga learnings, yung mga kaalaman na sinishare po ninyo dito sa atin. Don't be selfish enough. So, continue sharing your knowledge, your wisdom, of course, your, what you call this, continue enhancing your level of intelligence because I want you to become an asset of our society. Okay? So, please continue active. No? Kailangan po ng mga taong bayan na salat sa kaalaman, sa politika, ang inyong mga prinsipyo at ang inyong mga mensahe. Okay? Maraming salamat sa inyo. Have a nice day and God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat sa ating mga kapatid na mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okay, take it easy. See you later and maraming salamat. Lelebet de Lima, Nechi, ako, thank you very much. And sa inyong lahat dyan. Sa mga hindi ko nabanggit, please understand me. Sa dami pong mga message, babalikan ko po sa inyo sa next meeting po natin. I love you all and mabuhay po tayong lahat. God bless and salamat.